kung bibigyan mo po ako ng presence of mind during that day. Ikaw na po bahala. Okay, again, this is General Science, Part 4, Physics. Physics, oh my God, 24 days na lang, grabe. 24 days na lang, board exam yun na, at yung i-discuss natin this afternoon, meron tayong 30 items. I prepare 5 trivias po. Please get na po yung inyong notebook or yung inyong ano po, ball pen para makapag ano po kayo, makapagsulat po kayo later on. Nag-prepare po ako ng 5 trivias, mga lumalabas po ito sa LET, at nag-prepare din po ako ng 30 items at i-discuss po natin sila or i-rationalize po natin sila isa-isa. Again, this is Janessa Dugayo Martinez. I am a licensed professional teacher. At disclaimer lamang po tayo. No copyright infringement intended. All information found belong to the rightful owner. For educational purposes only. Oh, ang raming, marami yung nagko-comment. Miss ko po kayong lahat. Yes, good afternoon. Maayong hapon sa tanan. Nakakakaba. Yes, ma'am. Okay. Sige. Prayer po muna tayo. Prayer. Dear Almighty and Everlasting God, today we praise you for the gift of life, supportive family, genuine friends, thought processes, safety, and for all the blessings. Also, we praise you for human minds to understand the magnitude of your power is beyond our comprehension. And everything in this world is under your care. Lord, sometimes our mind grows cloudy and inwardly. Please take away these negative thoughts and fill our soul with hope and peace. Lord, we ask you to nurture our minds so we can study better and do well, especially during the upcoming board exam. Please forgive us, Lord, for our shortcomings against you and against our brothers and sisters. Please help us to remain in focus and remind us that we are nothing without you. Thank you, Lord, for every opportunity and all circumstances. Amen. Yes, thank you, Lord. Thank you talaga for everything, Lord. Okay, ito na. Ito na. Ready na ba? Hi sa 21. Sa 21 na viewers. Magtatap at papasa ang lahat. Malapit na talaga kung ano po talaga yung sinimulan mo before, yung malayo pa yung LET, especially 5 months, 4 months, or 3 months ago, just continue po. Continue lamang. Dapat po, hindi mawala yung momento mo sa pag-aaral. Dapat hindi yung ganito, tapos bababa. Dapat continue lang. Much better na tataas po yung momento mo para mas excited ka po mag-aral. Dapat continue lamang po. Wag ka pong mag-skip, or kung gusto mo pong mag-skip, or for example, gusto mong mag-enjoy for a short time lamang po, then you can, but don't forget to go back and study again, kasi konti na lamang po yung time nyo. 24 days left. I remember 24 days left. Ang sakit-sakit ng ulo ko nung nag-prepare ako, kasi hindi na po talaga ako nagsayang na oras. Sabi ko lang, ilang araw na lang. So, basa po talaga ako. Nagbasa ng books. At yung mga nabasa ko po, mga 20 days left, just like this, 24 days left, lumabas po sila sa board exam. Thank you, Lord, talaga. Lumabas na talaga yung mga binasa ko sa books. May mga lumabas sa majoring. So, masaya ang person. Kasi lumabas. So I hope yung mga binasa nyo din po ay lalabas. At yung mga pinag-aralan nyo po, basta ipasok nyo po sa inyong brain na hindi po lahat ng napag-aralan mo ay lalabas. But at least nakapag-prepare ka po at para hindi ka po mag-regret at the end of the day or kung makita mo na po yung results mo. Okay, again, this is physics, classical physics. We have 2 po na nakalagay sa TOS. We have classical physics and modern physics. So, binasi ko po yung nandito sa TOS. And nakalagay po doon sa classical physics, we have the thermodynamics, di ba? We have thermo,
focus po yun sa heat and dynamics, di ba? Kung sa Filipino pa, yung wika ay nagbabago, dynamic, parang ganon. So, ibig sabihin yung the meaning there is ano, change, nagmumove po siya. So, somehow meron siya connection sa heat. Then, sa we have the electricity and magnetism. Of course, this is our subject. Major subject noong college. Sila po, mga major subjects po natin sila noong college, di ba? We have electricity and magnetism. So, sa mga wires, sa magnets, we also have waves and optics. Yung mga, I remember po noong, di ba nag-expect po tayo, kasi kapag physics more on sa solving, ngayon ko lang po talaga na-absorb na may mga physics talaga. Kumbaga, I think noong March, more on siya sa biology, pero may mga physics talaga na kumbaga na cover up lang sila kasi naka ano yung given mga words. But wag nyo pong i-close yung idea na puro solving lang. Hindi po. Marami pong mga like amplitude, frequency na dito nang galing sa waves, sa optics, nang galing po sila dito. Pero yung ginamit po noong March ay mga description po talaga. Yun po. Marami po sila pero description po yung ginamit ng board. At we have also the modern physics. At under po dito yung kay Planck's quantum theory, yung quanta, yung black body. We have also Einstein theory of relativity. And we have also the special theory of relativity ni Einstein. At dito din po sa modern physics, ano daw po yung pinagkaiba ng modern at classical physics. Okay? Ito po. Hi, Ma'am Jen. Hi, Ma'am Chenzen and everyone. Hi, Sir Jake. Tama ba? Tama po ba? Okay. Yun po yung coverage ng physics na nakalagay sa TUS. So, pag-aralan po natin kung ano yung nakalagay sa TUS. Basta, ang na-remember ko po at today ko lang, last night ko lang po na-absorb na yung noong March, marami pa rin physics pero hindi siya super atake sa solving. Naka-atake po siya sa mga words and descriptions and many more. But at least dapat nakapag-aral ka po. Okay? Bago lang po ako sa channel niyo. Hi, Sir Nel. Tama po ba? Hi, everyone. Manood lang po kayo at please subscribe and invite po sa mga friends niyo po or sa gusto pong or sa mga nagpre-prepare po for board exam. Please po. Kasi sa aming mga coaches, ako po yung hindi ganun karami yung subscriber kasi hindi po ako nagpa-plug talaga. Pero I hope na i-invite nyo po yung mga friends nyo, na science, especially the science majors. Almost 600 na po ako. Sana ay magiging 1,000 po yan. Yung iba, yung mga English, si Ma'am Kim, naka 8K. Yung sa Soksay, mga 3+. Sa Filipino, almost 2K. Ako po kasi na-stuck ako lately kasi very busy talaga ako sa masteral and other activities. So I hope babalik po tayo sa momentum. Okay, we have trivia. 5 po yung prepare ko. The first one, kumalabas po ito sa LET. Of course, the very famous. Who proposed the 3 laws of motion? Dapat alam mo po ito kasi lumabas po ito noong March sa Gen Ed. Lumabas po ito yung mga laws. Ano po ba yung sagot nyo? Who proposed the 3 laws of motion? Hindi ko po makita. Yes, nandiyan na. Okay, very good. Si Sir Isaac Newton. Sa physics po siya. Dapat alam nyo po siya ano yung tatlo. Okay, later on, i-discuss po natin yung tatlo. Very good. Tama po kayo. At in-expect ko po na marami po talagang tatama sa this time sa physics. Kasi as far as I remember, noong chemistry na discussion ko, napakaraming tumama. Ibig sabihin, prepared na kayo sa chemistry before. So, ibig sabihin, baka prepared din kayo this time sa physics. And I hope prepared din po kayo. Very good. Next, what is the heat transfer through direct contact? Ano ba yun? Direct contact. Yung pagda-transfer ng heat. Direct contact yung keyword natin. Ano ba yun? Ano po ba yung tawag na
sa heat transfer through direct contact. Ba, we have three. Yung famous po yung three. Okay, okay, nakita ko na. Very good. Very good po. That is conduction, di ba? We have three. Conduction, convection, and radiation. Dapat alam nyo po sila kasi lumabas po sila noong March. At I have feeling po talaga, malakas po yung feeling ko na babalik po sila. Ang importante po, kahit balik ta rin po kayo, yes, pag may water, convection. Yung sa convection po, more on po siya sa fluid. More on po siya sa fluid. At di ba, na-remember nyo po yung sa mantle natin? Di ba yung mantle is solid? Ano siya, para po siyang nakasolid in a form na solid and liquid. Solid liquid yung sa mantle natin. Di ba yung mantle sa earth? Sa within the earth, diba, doon nangyayari yung convection. Yung convection. Di ba, dyan makikita yung magma. Pero ito po yung, ano, in some books po, yung magiging, mag-undergo naman po siya ng convection kasi yung solid, di ba, solid, may partner po siya na liquid kaya doon sa magma. Pero yung sa book po talaga is yung fluid. Nag-undergo lang po talaga itong si convection sa gas at sa liquid. Sa gas at sa liquid. Pero dahil doon sa magma, it has fluid. Kumbaga, para siya nagpa-flow na kasi naka-solid form siya. Plus, solid plus liquid po yun. Solid plus liquid. Pero hindi po pwede na, yes, tama po yan, hindi po pwede everyone. Check nyo po. Hindi po pwede na sa solid lamang siya alone. Pwede siya maging solid plus liquid kasi, di ba yung magma, solid plus liquid. Yung meron siyang liquid. Pero yung sa convection talaga, gas at sa, di ba sa phases of matter, nasa gas at sa liquid lamang po siya. Tama po yan yung sa radiation. Lumabas po yan yung radiation noong March. As in, yung mga ano yun po. Lumabas po yan sa radiation. Yung ions, lumabas po sa radiation. Take note nyo po. Hi, Mamika. Good afternoon pa everyone. We have 32 viewers. Good afternoon po sa lahat. Please po, habang nanonood po kayo ng mga live, much better po na magsulat po kayo. At huwag po kayo screenshot ni screenshot lang. I remember during my time, may liga ako manood ng live, then nag-screenshot ako at napuno na yung screenshots ko, hindi ko lang naubos. Conduction and convection use medium to heat transfer with radiation. Yes po, kasi yung radiation po is usually sa fire at sa sun, mga ganun po. Later i-discuss ko po yung heat transfer, yung tatlo. Okay? Basta, makinig po kayo, please. Kumuha po kayo ng notebook at huwag po kayong mag-relay lamang po sa screenshots kasi I think ng konti lamang yung ano sa inyo, yung siguro, feeling ko lang. Kasi yun yung ginawa ng mga mostly sa amin before. Screenshot, hindi naman pag-aralan. Sige na. Balik tayo. Third na trivia. Papaos na ako. The value of the acceleration due to gravity on Earth. Ano po ba yung tamang sagot? I miss you everyone. As in, nahidlaw ko sa inyo. Nahidlaw means miss ko po kayo. Wow, nandiyan na si Sir Spidey. Yes, yes, yes. Ano ba talaga? 9.8 ms? Oh my God. Okay, depende. Yes, ma'am. Depende po sa'yo, Mamika. If you have so much time po, you can, ano po. Ano po ba yung tamang sagot? 9.88 meter per second squared. So, sino po yung person na nag-discover sa 9.8? Sino po ba yun? Starts with letter G. Okay. Tama po yan. Sino po ba yon? Sino po ba yung person behind? Starts with letter G. G. Dalawa yung name yan, naka G. Letter G. Hindi ko makita sa comment. Baka lalabas, di ba? Pasta gravity. Familiar po ba kayo kay sir? Kay sir. Gale. Anong gale? Ay, ano? Galileo. Si Galileo po yan. Si Sir Galileo. Di ba siya po yung nag-invento sa telescope?
So may connection po siya sa physics at meron din po siyang connection sa astronomy. Okay, four. Number four na po. Number four. Pang-apat, what is the stored energy in food and fuel? What is the stored energy in food and fuel? Everyone, napakarami pong lumabas noong March sa energy. As in, later on, i-discuss po natin sila isa-isa hanggang ma-digest nyo po lahat. So I remember noong our time, as in, marami talagang energy. Dapat ngayon, master nyo na kung ano yung mechanical energy, yung different energy po, na hindi po kayo malito. As in, never po dapat kayong malito kung anong chemical, ano yung stored, ano yung moving, ano yung motion. Dapat master nyo na po sila lahat. Very good. Chemical energy. Basta may food, di ba, we have the glucose. Sa fuel naman, sa mga gasoline, okay, mga chemical po yan sila. Mga stored energy. Very good, everyone. Oh, marapit na tayong 40 viewers. Kinikilig ako. Okay, last. What is the smallest particle of light? Nakafocus po ito sa modern physics. What is the smallest particle of light? Baka lalabas let. Kasi nakikita ko po ito sa mga let review. Ano po ba yung smallest particle of light? Si Sir Spidey, tinatanong yung tanong sagot niya. Wala, wag po kayo magtanong-tanong-tanong salita. Dalawa din kay Sir Jay. Dalawang question mark. Bakit kayo ganyan? Okay, tama po. Photon. Nasa ano po ito? Modern physics. Okay, very good. Very good. Very good kayong lahat. At nakuha nyo po yung mga nasa trivia natin. Quiz time! Tama ka ba, Sir Spidey? Yes, everyone. Quiz time na po. Test yourself. Get a paper. No erasure. Comment your answer po if kada finish na po natin magsagot. Ready? Get a paper po. Kasi kapag dapat na. Okay. Get a paper. Sino po ba yung ready na dyan? Please, mag-write po kayo sa chat box na ready na. This is a 30 item lang po kasi kapag 50, matagal po kasi ako muram po kasi ako sa discussion kasi hindi ko po gusto sayangin yung idea. As in, yun po talaga yung sa thoughts ko. Kailangan pong ma-discuss ng, sa pinakasimple na discussion. Kasi yung salit po talaga napaka-broad at dapat kailangan mo pong alam yung pinakasimple na thoughts or ideas sa given na lesson para hindi ka po mawala. Okay, ako yung nawawala kasi naubos na yung load ko. Wait na. Ala, kukonek ako ng wifi. Oh my God. Hindi ko pa makita yung chat nyo. If you're ready. Okay. Si Sir Spidey at si Sir John, nag-talk sila dyan. Okay. Wow. Nakalagay, keep your focus. Padayon, future LPTs. Nakita nyo po ba yung sa ilalim? Keep your focus. 24 days left. Dapat focus ka po sa iyong pag-aaral this time. Hindi ko po sinasabi na dapat mabaliw ka sa pag-aaral, pero yung gusto ko po isabi sa inyo is dapat nakaano ka na po. Don't let the momentum na mawala yung momentum. Focus at padayon, keep going. First. Good afternoon, mga Angie. Okay, first question. Ready na sila? Ready na mga persons? Lumalabas po ito sa let. Tandaan nyo po na whatever po, I mean, basta bago po kayo umatake, focus po talaga kayo sa mga clue words. First question, the study of heat in motion. The study of heat in motion and the study of the effects of work, heat and energy on the system. A, temperature. B, thermodynamics. C, waves and optics. The heat energy, okay? Letter only,
Isulat nyo po sa inyong paper if nakatama ka po. Kasi later, ma-feel mo sa sarili mo. Ah, nasaan na ba yung ano ko, yung talino ko sa physics ngayon. Isulat nyo po para malaman nyo po yung score nyo later on. Okay? Okay, very good. Very good yun eh. Very good. Tama po yan. Thermodynamics. Again, first question pa lamang po ito. Tip ko po sa inyo kasi noong March, marami pong lumabas na mga ganito. Yung mga words talaga, yung inorganic chemistry, yung analytical chemistry, yung thermodynamics, mga ganun talaga, yung mga ganun yung mga ano, yung mga nakalagay sa description or sa mga items. At kahit hindi mo po alam, you can connect po, i-connect mo po. Dito, if hindi ko to alam, may idea ako sa thermo. Diba thermo, may, para siyang mainit, so heat. Diyan siya, naka-heat po siya. Tapos, dito sa dynamics, di ba nag-move or there is motion or there is change. Therefore, this is the study of heat in motion. Pag-move yung motion and also the study of the effects of work, heat and energy sa isang system. Yung system po natin, it could be in an object, it could be sa isang environment or sa isang system, depende po sa given na situation. Pero hindi, basta po i-broad po natin na it could be in a given object, sa given environment or sa system itself. Okay? Okay. Very good. You did. Sige. Okay. Next. Ay, sorry. Next discussion pa tayo. Ito. Baka lalabas sa let. Isulat nyo po yung father of thermodynamics, si Nicolas Leonard Sadi Carnot. Siya po yun. Carnot po yung ano, yung kapag tinanong, who is the father of thermodynamics, si Carnot po yun. So now, what is thermodynamics? Yung nakalagay dito, I am heat and I am moving. That is it. This is the simple meaning of thermodynamics. The study of heat in motion. Ito yung sinabi ko po kanina, yung thermo at dynamics. You can connect po talaga everyone. If hindi mo po alam yung mga tinatanong, especially yung sa let, huwag ka pong ma-expect na ganyan lamang siya. Expect mo po na broad po yung sa let, broad po yung ibibigay sa inyo. But at least, meron kang idea kahit gaano pa po yun ka-broad. Thermodynamics is a science that describes the thermal and how thermal energy is converted from one form to another and how it affects the matter. Di ba yung thermo sa heat siya. Yung heat po kasi, yung focus ng heat, hindi po pwede na nanggaling po siya sa cold na temperature. Dapat yung sa heat, from hot to cold. Hot talaga yung ano niya, nakafocus talaga sa hot to cold. So, kapag yung isang object or isang system, meron, nag-undergo po siya or ano po siya sa thermal energy or yung enough po yung thermal energy niya. Therefore, if may mga system po sa paligid niya, it could convert po from one form to another. Therefore, yung mga matter, di ba, matter is anything that occupies space and has mass or weight. Yung heat po is nag-move sa paligid. Yun po yung sa thermodynamics, okay? Wag niyo pong i-ano na napakahirap ng thermodynamics. Kayang-kaya niyo po yan, kayang-kaya niyo po yan basta alam niyo po yung mga simple definition. Again, kailangan mo pong alam yung pinaka-simple para po mas madali po yung board exam. Connect-connect lamang po. Connect-connect. For example, yung sa analytical chemistry, for example, nakalagay po sa mga items, analytical chemistry and organic chemistry. So, you can connect po. This is just an additional lamang po, baka lalabas nila. I-connect mo lang po yung inorganic, without carbon. So, ano yung nakalagay sa description? Yung sa analytical, ibig sabihin, di ba, sa analytical, it has numbers. So, check mo po kung saan yung mga term na numbers, yung amount, yung quantity. Yun po yung i-connect mo po talaga if ever babalik po yung mga tanong kung ano po yung tanong noong March. As in, marami pong, like, siguro, i-change nila this time, but at least mayroon ka pong idea. Okay? Next, sana ay nakikinig at ina-absorb yung pinagsasabi ko. Heat is the blank. Same thing as a very high temperature. Ano po ba yung heat?
B, total internal energy of an object. C, measure of potential energy of molecules. The average kinetic energy of molecules. If nakaka-understand mo po yung kanina, yung sa thermodynamics, mas mabilis mo pong masagot ito. Yung gagawin mo po dito, if hindi mo po alam, X ka po sa mga parang out of the context, i-out mo po sila. Ano ba yung number 2? 2, 2, 2. Wow, mga ano sila. Number bright na mga person. Yes, that is letter B. Total internal energy of an object. Hindi po pwede letter A. May term dito. Same thing with high temperature. No. Kasi yung heat from high to cold temperature. From higher area, from hotter area to colder area. Ito po kasi yung temperature. Dalawa po yung sa temperature. It could be high. Or may term po kasi temperature. High, kumbaga, hot or cold. Pero yung heat kasi from hot to cold. From hot to cold. Hindi po siya hot or cold. Yung hot or cold po sa temperature po yan. Pero ito pong si heat, hot, ano po, nasa hot to cold po. Meaning, may mga system na pwede po siyang matransfer, but same lamang po sila in total. So, bali din po itong si letter C. Measure of potential energy. Of course, di ba? Potential zero energy. Rest is stored energy. Hindi po yun si heat. Naka-move po itong si heat. It could be from one form to another. Then, average kinetic energy of the molecules. Iba po itong si average kinetic energy. Iba po ito. Iba po yung ganito ni average kinetic energy. Naka-focus po ito sa temperature. Okay? Yung D, yes, tama po. Tama, yes po. Hindi ko, ngayon ko lang nakita yung ano mo, sir. Tama, yes. Temperature po itong sa letter D. Kasi average kinetic energy of the molecules. Dito na po yun. Pero ito po yung sa letter B, heat. Heat po ito. Baka lalabas sa board, ipasok na po sa brain, na kapag yung heat, total internal energy, itong si temperature, average kinetic energy. Ito po yung kanilang ano differences. What is the difference between heat and temperature? Heat is the amount of the thermal energy in an object because of its moving molecules. Yun po yung heat. Yung heat. Shh, langgahi po sa nailangga. Heat. Heat is the amount of thermal energy or internal energy po sa isang system. Sa isang system, ito po yung sinabi ko kanina. Yung system, it could be an object, it could be an environment, or it could be as iba-iba po sila. But don't, ano po, system, parang environment na siya, it could be an object. Next, yung heat din po, dito, heat po muna tayo. Heat is a total internal energy of an object, okay? Ito po, same lamang po sila ng thoughts. Kung wala pong total internal energy, that is the amount of thermal energy sa isang object mismo. Then ito din po yung another definition, a form of energy which flows from hotter region to cooler region. Tandaan nyo yung pinagkaiba. Ito po yung heat, the amount of thermal energy, keyword, sa isang object or sa isang system, the total internal energy sa isang object or system din po. Then yung pag-flow niya po, first po talaga, hot to cold. Baka itatanong po yan sa let, please, hot to cold po always. Never po na cold, cooler region to hot. Nanggaling po talaga sa hot. Always hot, hot to cold, basta heat. Okay? Next, how about the temperature? Iba naman po itong temperature. Pagahod sa iyo pa, lihog pa. Thank you. Temperature is a measure of thermal energy or how fast molecules are moving. So dito naman po, dito po kasi, this is the reason. Pero dito, siya na po yung effect. How fast the molecules, how fast. Dito kasi nagmo-move lang yung molecules. And pero dito sa temperature, binemeasure talaga niya, binemeasure. Dito measurement, dito po amount. Amount, dito po measurement, how fast, kung ano po ba yung, kung gaano po ba kabilis yung pag-move ng molecule sa isang object. Doon naman po sa heat, yung amount lang talaga ng
thermal energy sa isang object. Dito po, meron na po siyang, di ba, dito, how fast, excuse me po, ito matawag. Excuse me po, ito. Okay, sorry po, matawag yung tito ko, hindi ko alam ano ba yung gagawin niya. Okay. Ito po, di ba kanina yung dito, average kinetic energy of the molecules. Dito po, dito po papasok yung how fast the molecules are moving. Di ba? Yung movement niya mismo, yung kinetic energy niya mismo, dito na papasok sa temperature. Gaano ba siya kabilis? Di ba? Pag may bilis, meaning may movement, there is motion. Therefore, dito sa temperature, dito yung term na kinetic energy. Dito yung sa heat, amount lamang kung ano yung object o kung ano yung energy, kung ilan yung energy sa isang object. Okay? The more you heat something, the faster the molecules will move. This is what causes temperature to rise. This is a grade 10 lesson para na-remember ko po nung mga dinidiscuss ko before. Tandaan nyo talaga na kapag may motion, yung isang object, yung mga molecules po dyan sa isang object, yun na po yung sa temperature. There is motion, there's kinetic energy. Pero yung sa heat lamang po, yung total, yung amount lamang ng thermal energy itself. Okay, punta po tayo dito. The degree of hotness and coldness of the body depende po kapag dito po sa temperature, kapag mas mainit po yung temperature, mas mataas po yung kanyang kinetic energy at ibig sabihin mas mabilis po yung mga movement ng mga molecules sa temperature. At kapag cold po yung isang body, ibig sabihin mababa yung kinetic energy at mababa din yung pag-move ng mga molecules. Therefore, dito increases when heated at decreases when cold. Okay? Sa heat po, joule po yung ginagamit natin na measurement. Sa temperature po, it could be Kelvin or it could be Celsius. Tandaan nyo po dito sa Kelvin, we have 273. Diba? We have sa Kelvin po, we have plus 273. Yung kanyang constant. At dito po sa Celsius, baka itanong sa let, yung ano po, yung boiling point at yung freezing point. Huwag nyo po silang kalimutan at huwag nyo po silang baliktadin. Yung freezing point po is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. Yung boiling point po is 100 degrees Celsius. Please, huwag nyo po silang baliktadin. At kapag, di ba po, kapag naka-negative na, naka-negative, meaning super cold po yan, negative. 0 below, sorry, ako na yung sorry. So, 0 po, pababa, naka-negative na, very cold po yan. At kapag naka-positive or wala pong sign na positive, ibig sabihin, ano po yan, above or, di ba, mataas na po yan. Ang mga matataas na number, basta naka-negative, mas colder po. Pag mataas, di ba, pag na-increase, mas mainit po, okay? Basta tandaan nyo po yung pinagkaiba ng heat and temperature, baka lalabas halit. Kasi binabaliktad-baliktad lang po nila. At dapat alam nyo din po kung paano kumuha ng from Kelvin to Celsius. Try to, ano nyo po, follow up nyo po yun. Baka lalabas din po. At basta yung constant po sa normal body temperature, we have 37. Okay? 37 po yung constant. Okay. Tandaan nyo po yung pinagsasabi ko at please isulat nyo po sa inyong notebook yung mga pinagsasabi ko. Basta heat, hot to cold, naka-focus lamang siya sa thermal energy or sa amount lamang po na internal energy or total internal energy or amount. Pero pag temperature, there is motion, there is kinetic energy, there is change sa movement of the molecules within the object. Okay? Okay. Okay, okay. Number 3. The quantity of energy transferred from one system to another. A, heat. B, energy. C, work. D, temperature. The quantity of energy. Meaning it has numbers. Quantity, di ba? Tandaan nyo po yung mga term na ganyan.
mga amount, mga quantity, i-connect nyo po sila. Just like kung paano ka po mag-connect sa diversity, differences, mga ganun po na term. Okay, sumagot na sila. Tama po. That is work. Hindi po pwede. Ito po kasi yung board exam. Deceiving po sila. Pag nakakita ka na po ng term na energy, siya na yung ngayong tinatanong, bakit isasagot mo pa ulit, di ba? Of course, dito na part X na agad itong si energy. At alam mo na talaga sa sarili mo kung ano yung pinagkaiba ni heat at ni temperature, di ba? Iba yung heat, iba yung temperature. Pero yung tinanong po dito is nakafocus sa energy. Therefore, yung sagot po dito is work. Kung itong si heat at si temperature para po silang magkapatid, itong si energy at si work para din po silang magkapatid. Okay? Para din po silang magkapatid. I-try po natin silang explain. We have the difference between work and energy. Itong si work, ito pong si work, the action did on the object causing some displacement. Diba we have the displacement? Kapag sinabi po natin displacement, pagbabago sa posisyon. Tama po ba? Ng isang ano, ng isang object or probably ng isang matter. Tayo mismo, yung tao, kapag nagbabago yung posisyon natin or yung direction, yun po yun. Dito po, pero dito po, it did something. This is an action na it can cause, pero wala po dito siyang connection sa displacement itself. Diba nang yung displacement, mag-change na talaga. Kasi ito si work at itong si energy, scalar po sila. Mga scalar quantity, ibig sabihin nakafocus lang po sa magnitude, wala pong pag-change ng direction. But itong si work at itong si work po, sila po yung cause bakit nag-move po yung ano, bakit nag-change yung direction ng isang object or yung isang person probably. Ito pong punta po muna tayo kay work. This is the quantity of energy transfer from one system to another. Vice President ka? Hello everyone. Sorry. Wi-Fi po ito, Wi-Fi. Sunab. Wait lang po, babalik po ako. Okay. Yun. Yun na ba? Nandiyan na po ba ako? Oh my God. Check nyo po if nandiyan na po ako sa naubos ang load. Na-wonder din po ako bakit na-camera off. Oh my God. Okay na po? Check nyo po if okay na. Good evening everyone. It's 6. 6 na po. Confirm nyo po please. Okay. Thank you Ma'am Renali. Nandyan na tayo. Saan po ba ako nag-stop? Hindi ko po alam kung nasan po yung nag-stop ako. Basta tandaan nyo po itong si work. Same po sila na energy na scalar quantity. Take note nyo po itong si Scalar at si Victor kasi minsan lumalabas po sa let. Nagbibigay po sila, for example, magtatanong sila, which of the following nung hindi example ng Scalar quantity?
Mabibigay sila ng work, energy, length, yung mga ganun, yung magnitude, yung momentum. Magbibigay sila din, papili ka po ng isa. Dapat memorize mo po yung mga examples nila. Okay? We have also, punta na po tayo dito, dito tayo. Sa work, when the work done increases, the kinetic energy increases. Of course, kapag mataas yung nagawa mong work, if mataas yung nagawa mong yung force at yung distance, yung force mo na binigay at yung may change ka sa distance na binigay mo din, when the work done increases, yung kinetic energy mo as a person, yung inilabas mo din is tataas din po. On the other hand, we have the energy. Ito pong sa energy, it is described as a property of a system or the ability to do work. Diba yung pinaka-basic na meaning ng energy, the capacity to do work or the ability to do work? Diba? Yan po yung sinasabi ko na para po silang magkapatid ni energy at ni work. Okay? Para po silang magkapatid. Na kapag meron tayong enough na energy, therefore, we can do work better, okay? Makakapag-work po tayo ng mas grabe po yung ano natin, mas energetic or mas productive po tayo. Yun po yun. There are various equations depending upon the types of energy, di ba? Depende po ito po yun, yung kinetic at potential energy. Depende po sa tinatanong at dapat master nyo po ito or memorize mo po itong si kinetic at si potential energy kung paano po mag-solve. Dapat master mo po yung formula. Basta ito po kasi sa physics, kahit gaano mo pa po ka-master itong mga formula, kung hindi mo po alam paano kumuha ng given, GG pa rin po. Dapat alam mo kung ano yung nasa given. Dapat, for example, if volts yung tanungan, dapat voltage. Kung sa voltage, dapat alam mo na yung V. If current, dapat alam mo nasa ampere po yan. Dapat alam mo kung ano yung nasa given. Para kapag nag-iisa-isa ka na po or nagko-connect-connect ka na po, para ma-solve mo siya ng mas goods na solving, yun na po yung much better po yun. Pero kapag hindi mo pa po alam kung paano po kumuha ng sa given, dapat alam mo na po yun this time or even before, dapat master mo na po yun. Okay. Basta depende po, there are various equations, depende sa energy na hinahanap. We have kinetic at potential at hindi po dito mag-e-end sa kinetic at potential. Later po, i-discuss po natin yung mga branches po ng mga kinetic at branches po ng potential na very famous po noong March. As in, very famous sa Gen Ed. At kapag ka-science major ka, master mo na po yung mga energy, anak ko, mag-smile ka na lang po sa left. If ever babalik po sila. Diba? Okay, energy is the result of the work performed. Siya na po yung result ng work na performed. At same lamang po sila, they are both scalar at both po na yung kanilang measurement is joule. At baliktad po dito sa property, when the work done increases, when the kinetic energy increases, the work done increases. Baliktad po sila at para po silang same. Tandaan mo na yung work, this is the amount of energy na na-transfer from one system or, for example, I am a system. Kasi, di ba, sabi ko, it could be an object, it could be an environment, or depende po. So, ako yung, di ba, we have different matter. Dito po sa tinatawag nating work, yung amount of energy is na-transfer mo, ako siguro yung isang system, na-transfer ko yung energy ko sa other system. For example, yung maghihilot ka, yung energy mo is natatransfer sa kung sino yung hihilotin mo. Parang ganun po natatransfer yung energy. You've done work, na gumawa ka ng work or para kang nagtatransfer ng energy mo. Yun po yung work. At ito po yung energy, siya po yung reason bakit nag-work yung isang tao. Okay po? Basta tandaan nyo, kapag mataas yung nagawa mong work, ibig sabihin marami kang kinetic energy na nailabas. Kapag mataas yung kinetic energy, pwede mo as a person, mas
mas gaganahan ka or mas better yung work mo na magagawa. Okay? Tandaan nyo po sila, si work at si energy is scalar quantity. Please master the formula of kinetic at potential energy, baka lalabas. I have feeling po. Okay? Okay. Yes, tama po yan. Hindi ko makita na malalim. 4. The following are examples of vector quantities except A. Acceleration, B. Displacement, C. Momentum, D. Length. Ito po yung sinasabi ko kanina, baka ito yung mga itatanong. Kasi minsan yung sa board, sa majorship, konti-konti po yung tanong minsan. Unless na lang po na yung tanong is naka-science instruction. Basta sa majorship po, may mga tanong na mahahaba at marami din po tanong na nakukunti lamang po. Mahahaba po sila kasi more on po sila sa science instruction. Pag mahaba yung tanungan, parang prof ed po. But take time ka pong magbasa sa majorship kasi you have so much time sa majorship. Yung pressure po talaga is yung gen ed kasi napakaliit ng time at yung prof ed. Correct, that is length. Very good. Ang ano nyo talaga. Number bright. Tama po yan. Except, hindi po siya vector. Mga vector po sila, which is, nag-change po ito ng magnitude at direction, si acceleration, si displacement, at si momentum. Pero po itong si length sa magnitude lamang po. We have here the differences, scalars and vector. When we talk about scalar, magnitude only. Kapag sinabi nating vector, both magnitude and direction. Meaning, may pagbabago sa magnitude at sa direction or the position ng isang object. Okay, may pagbabago. Dito, more on po itong sa scalar, sa volume or sa mga, pwede po nating mag-get lamang yung amount sa given object. Yung length, yung area, yung volume, yung speed, yung mass, like density. Pressure, temperature, work, energy. You have displacement, sa physics. Dapat marami ka pong naaral. Memorize po. Try to memorize. Okay, 5. The law of thermodynamics when energy supplied to a system in the form of heat minus the work done by the system is equal to the change in internal energy. A first law, second law, third law, zeroth law of thermodynamics. Everyone, please master the zeroth law or the four laws of thermodynamics. Naka-focus po talaga. Ito po kasi yung beauty sa thermodynamics under physics. Dapat alam mo itong apat na to. Please, alam mo ito. Okay? I-discuss ko naman po sila isa-isa. Okay, sabi dito, number 5, letter A. Let's check po. Yes, tama po yan. Yung first law of thermodynamics, yung energy na na-supply po sa isang system is the form of heat minus the work done. Meaning, yung energy or yung total energy or yung thermal energy sa isang system po, it could be the yung isa-subtract mo po, you will go the differences, yung heat na na-form at yung work na nagawa mo. Dapat maano po sila dito? Balance. Kumbaga, constant po sila dito sa first law of thermodynamics. So, let's check po dito. We have the first law of thermodynamics. Ito. Mahaba po yung explanation sa baba, pero hindi ko na lang po ito iisa-isahin. Kasi yung dapat po, alam mo po yung thoughts dito sa ano.
Yeah, the first law of thermodynamics. Actually, yung first, yung ano talaga yung zeroth law. So, inuna ko po dito sa given yung first law. First law of thermodynamics. Ito po yung system. We have dalawang system. It could be a state, object, or whatever po na environment. Yung sa first law po kasi, yung internal energy sa isang system, it, everyone, tandaan nyo po na it could be dalawa yung gagawin nating na formula. Itong dito, or dito. Dito. Kapag dito kasi dapat naka-balance, naka-transfer siya sa other system but dapat balance. Balance lamang po. Balance dapat sila. Yung kanilang internal energy is balance or in equilibrium. A thermodynamic system in equilibrium in the yung naka-balance po ito po yung sa first law of thermodynamics. Check nyo po. Itong E2 final po ito, final ito. Itong E1 is initial. Kapag wala po itong nung internal energy na term mismo sa given, if ever solving po yung gagawin, ito po yung other given. Yung magsosolve po kayo. Heat transfer, itong Q, heat transfer po ibig sabihin, isa-subtract mo po yan sa work na nagawa. Okay? Kapag wala pong heat transfer at work sa given mismo, if ever lalabas sa let, ito po yung gagawin para how to solve po the internal energy sa isang system. Yung first law of thermodynamics po, more on po siya sa balance at pag-transfer po nito sa other system. Basta, maka later i-discuss ko po ng pinaka-basic, basta ito po yung tandaan mo sa first law of thermodynamics. Merong heat transfer at merong work, pero yung internal energy is balance, naka-balance po siya. Okay? Final, internal energy final minus internal energy initial, or it could be heat transfer minus work na work done po sa system. Okay? Okay. Try po natin yung iba. Kasi after all po dito sa mga sa isa-isa pong mga question, meron po talaga tayong summarization na mas mabilis niyo pong maintindihan kasi apat po yung nakalagay sa ano. Try po natin isa-isa. 6. Has the ABC system in thermodynamics? Familiar po ba kayo sa ABC system? ABC. First law, second law, third law, or zeroth law of thermodynamics? Familiar po ba kayo no, yung isang system, ay yung dalawang system is hindi naka-thermal energy or hindi sila ano. Then yung isang system is naka-attach sa kanila, especially yung letter C, for example, na system. Since naka-attach sa kanila, yung tatlong system is same na po sila na naka-thermo or naka-thermal po sila. 6. Very good. That is zeroth law of thermodynamics. Try po natin. Ito po yun. Diba we have the system, sabi ko, different could be an object, yung system. When the two objects are separately in thermodynamic equilibrium with the third object, they are equilibrium with each other. Yung pinakasimple labang po dito sa zeroth law of thermodynamics, yung ABC system. We have three system or three objects. Yung nangyayari po is ito pong si object 2 or si object 3 is separated po sila, pero may isang system na naka-attach po sa kanilang dalawa. Kapag itong isang system na nasa thermodynamic equilibrium po siya, ibig sabihin, yung other system, yung dalawang system, magiging thermal equilibrium din po each other. At therefore, yung lahat ng object, or yung object 1, object 2, object 3, or system A, system B, or system C, in thermodynamic equilibrium, magkakaroon po sila ng same na temperature. Okay? Yun po yung sa zeroth law of thermodynamics. Tandaan nyo po sila, please. Baka lalabas. And remember, lumalabas po ito na ano, na naka-recycle po yung mga tanong. Okay, very good po yan, sir. Number 7, heat transfer from hot area to cold area. Ano po ba yung tawag sa law of thermodynamics na to? First law, second law, third law, or zeroth law of thermodynamics? Dito na papasok yung entropy. Yung hot. Okay.
Tama po kayo. That is second law of thermodynamics. Try po natin. Ito po yung second law of thermodynamics. 'Di ba? Tanda, 'di ba yung sinasabi ko po kanina yung sa heat. Always, always nanggaling po siya sa hotter area or hotter region to colder region, yung pag-transfer po ng heat. O try po nating babasahin, there exists a useful thermodynamic variable called entropy. Yung entropy po, this is what we call the measure or the, sa ano po, sa disarrangement po ng isang system or disorder po ng isang system. A natural process that starts in one equilibrium state and ends in another will go in the direction that causes the entropy of the system plus the environment to increase for an irreversible process and to remain reversible. Okay, to make the long story short, dito po sa second law of thermodynamics, yung keyword po, heat transfer from hot area to cold area. Next, yung keyword natin yung entropy. Yung entropy. Yung entropy po kasi, yung may pagbabago. May pagbabago. Dito po mangyayari yung irreversible process o hindi po siya, di ba yung entropy, this is the disarrangement. For example, yung isang molecule, kapag ano po siya, disarrange po yung molecule or magkakalayo-layo po yung molecule, mataas po yung kanyang entropy kasi naka-disarrange. Pero kapag ano po yung molecule, naka-balance po yung molecule, di ba yung solid? Di ba sa phases of matter, we have solid, liquid, at gas. Itong si solid, di ba itong si ice, itong sa cold, dito na part. Di ba itong si cold, or itong si ice, naka-solid in form. Ibig sabihin, yung entropy dito niya, dito po sa cold region, is mababa yung kanyang entropy. Tandaan nyo, kasi yung molecules po dito sa cold is they are solid, naka-solid in form. Diba, pag entropy, yung sinasabi natin entropy, disarrangement sa isang system or disorder. Therefore, kapag naka-arrange yung system, mababa yung entropy. Pero kapag sira-sira yung system or disorder yung system, mataas yung entropy. Dito po sa hot, napakataas po dito ng entropy. Pero dito po sa cold na area, yung entropy po is mababa kasi solid po na form. Diba usually sa hot, it could be in liquid or it could be in gas. Diba mainit yung gas. Yung entropy po dito is mataas. Yung entropy po dito sa cold na area is mababa. Yung equilibrium state po is na-balance siya actually, pero yung entropy po is nag-change yung kanyang entropy. Diba? Nag-change po yung kanyang entropy. From higher na entropy kasi hot, napakainit at disarrange yung mga molecules. Nag-undergo po siya ng second law of thermodynamics, dito po sa heat transfer, dito po siya pupunta, yung entropy po is bababa. Nag-change po, kumbaga na-reverse po yung kanyang ano. But dito, we have SF. Pero dito po, balance po ito yung SF, di ba? S, now we have the entropy. We have here, final at initial, it could be reversible if nakabalance yung kanyang ano. Pero dito, if greater po yung kanyang final, yung entropy sa final, at yung mababa po yung entropy dito sa initial, hindi po siya goods na mag-reverse. Dapat kailangan po na same lamang po yung amount ng molecules or dapat balance po sila. Kahit hindi po same yung kanyang entropy dahil dito na part is mataas ang kanyang entropy, di ba? Ipasok nyo po sa, imagine nyo po, di ba yung sa phases of matter, yung solid, liquid, at gas. Alam natin na pagkapag solid ang isang bagay, yung mga molecules are closely packed together, di ba? Very close sila. Pero dito po sa gas at sa liquid, yung kanilang molecules po is disarranged or disorder. Ibig sabihin, dito na part, mataas ang kanyang entropy dahil disarranged yung mga molecules. Diba? Dito. At pero po, sa second law of thermodynamics, nag-heat transfer po siya, pumunta po siya dito sa colder region. Same lamang po sila actually ng amount ng mga molecules, pero dito po is mababa na po yung kanyang entropy dahil na-arrange na po dito yung mga molecules, di ba? Di ba yung cold, if ipapasok mo sa ref or sa refrigerator, is solid na siya na form, mababa na po yung kanyang entropy. Pwede po siyang ma-reverse, pero dito po talaga nang galing sa hot to cold area. Change, di ba? Change.
change yung triangle, naka-change. Usually, naka-change. So, ibig sabihin, pwede po siyang ma-reverse. Pero yung sa second law po talaga, yung pinaka-basic is from hot po. From hot to cold. Pwede mo po siyang ma-reverse. Pero gagawin mo po is mag-a-add ka naman po ng thermodynamics or heat. Okay? How to solve the entropy? Change of heat transfer po at sa T po. Okay? Mas na-understand nyo po ba yung second law? Tandaan, hot to cold area. May beauty po siya ng entropy. At later, i-discuss ko po specifically yung entropy. We have also the enthalpy. Baka lalabas po sila kasi itong si thermodynamics. Yun po yung mga topics sa thermodynamics. 8. This is a measure of the disorder of a system. Bako, sinabi ko na. A. Entropy. B. Displacement. C. Heat transfer. D. Enthalpy. Very easy. Alam kong alam nyo kasi sinabi ko po ito. At baka lalabas basta yung mga keyword po. It could be disorder or it could be disarrangement. Okay? Ilalabas ko na po, that is entropy. Alam kong alam nyo na po ito kasi paulit-ulit ko pong sinasabi. Ito po yung entropy, everyone. It's a measure of the disorder of a system and it describes how much energy is not available to do work. Diba? Kapag nag-ano na po yung entropy, especially yung naka-disorder na po yung isang system, yung mga energy po na 'di ba hindi pa na po natin mai-use yung mga energy kasi naka-disorder, much better po naka-order po yung system kasi mas goods po na mai-use yung energy. Okay, therefore the more disorder the system, the higher the entropy. The less the system energy is available to do work. Wait lang po. Ito po 'yon. Kapag disordered yung system, yung mga molecules sa isang object or sa isang system, mataas yung kanyang entropy dito po. Pero, the less of a system's energy is available to do work. Gang, hipos na na, gang. Dito po, yung mga work, for example, dito. Dito na part. Diba entropy, the less of the system energy available to do work. Kasi it could be yung phases of matter, naka-gas po siya in form or naka-liquid po siya in form. Therefore, mas ano po, pag disordered ang isang system, mataas ang entropy at hindi po okay na yung system po, kumbaga yung work done po, your kinetic energy perhaps, mas mababa po dito na part. Pero mataas yung entropy kasi mataas yung disarrangement, pero yung availability to do work o yung ano mo po, yung energy po ng isang system is mababa na po dito sa entropy. Ito po kapag nag-entropy, from solid po siya, from solid, di ba, yung pinaka-ano, basic po muna sa solid, pero bababa po kapag entropy, di ba sabi ko kanina, we have the liquid at we have the gas. Di ba pag solid, yung napaka-arrange po ng system, pag solid. Pero dito po sa entropy, we have the liquid, kung iti-check po natin sa beauty po ng phases of matter sa liquid, we have the molecules na magkalayo po sila slightly. Pero sa gas po, mas malayo po siya sa gas yung mga molecules. So, ibig sabihin, mataas yung entropy sa gas na part. Sa gas or sa liquid na part. Pero mababa yung entropy dito sa solid na part. On the other hand, we have the enthalpy. Mac? Tubig liyo, gang? Paos na ko, gang? Thank you. We have the enthalpy. Enthalpy is denoted by H, refers to the measure of total heat content in a thermodynamic system under constant pressure. Constant meaning naka-reach na siya ng balance niya or given na. Ito pong si enthalpy, mas baliktad po siya. Baliktad po na part. From gas to liquid to solid. Ibig sabihin, dito, itong enthalpy, yung kanyang entropy dito is napakababa. Nakapakababa kasi yung napakaano po dito ng energy niya, nakasulid po yung energy niya. Ibig sabihin yung work is very very more po dito yung work. Kumbaga itong si enthalpy is baliktad po siya ni entropy. Tandaan nyo, itong si enthalpy baliktad na entropy. Kung si entropy disorder, itong si enthalpy naka-order po yung system,
yung heat po dito na given is at constant pressure na. For example, dito, yung heat na mismo, di ba, naka-freezing point na siya. We have the, naka 0 degrees Celsius na siya. So, yung normal na po dyan, yung, di ba, we have the heat, we have, di ba, sa heat, we have the, sa high temperature to low temperature, high to low temperature. So, meron po siya talagang presence ng total heat, pero naka-constant na po yung pressure niya. Kumbaga, dyan na po siya, naka-stack na po siya in a solid form. Basta tandaan nyo yung entropy at enthalpy is magkaiba po sila, at yung pag-change po nila sa phases of matter, yung entropy, mababa po sa solid, pero napakataas po sa gas. Itong si enthalpy, mababa po yung kanyang ano sa gas, pero mas mataas po siya sa solid kasi naka-arrange po talaga yung mga molecules dito. Okay? Basta entropy, disorder, or disarrangement sa system. Tandaan nyo po sila, baka lalabas ulit. Okay, additional, we have the third law of thermodynamics. Dito po sa third law, the value of entropy of a completely pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature. Ito na po yung, kumbaga, kapatid po siya ni third law of, ano, third law, ay, second law of thermodynamics. Pero dito po sa third law of thermodynamics, yung keyword po is zero. Zero, 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 zero. Zero na po. Dito po, na part, di ba nakasulid na, oh, nakasulid na form, yung kinetic energy na po dito niya is zero na part, kasi hindi na po siya makamove. Naka-reach na po kasi siya sa kanyang constant or sa absolute zero temperature. Meron siya actually heat pero naka-constant na po or absolute na talaga. Yung keyword dito sa third law is naka-zero na po. Zero meaning naka, di ba dito, pure crystalline substance. It could be in diamond form or different na solid na very compact talaga yung mga molecules. Hindi na po kailangan ng kinetic energy kasi stuck na po siya. Unlike po sa gas at unlike po sa zero, zero. Zero, hindi siya makapag-move yung entropy. Very arranged po siya. Very low yung entropy niya kasi arranged yung system. Yes, absolute zero yung keyword. Okay. Ito po yung kanyang ano, total, for example. Sa zeroth law, ito po yung tandaan natin sa zeroth, yung ABC, yung ABC system. Kapag tandaan mo itong A at B, yung different object or different system, hindi po sila thermal equilibrium, but since naka-attach po itong si system C between them, magkakaroon po sila ng same temperature na tatlo or naka-reach po sila ng thermal equilibrium with each other itong si A at si B. Okay? Yun po yung zeroth law. Tandaan mo yung pinaka-basic idea sa zeroth law. A, B, C system, yung A at si B, magkakaiba-iba sila, pero since merong isang system na naka-attach between other. Ito, constant po ito, constant. The net change of total energy of a system is equal kung ano yung na-add mong na-heat at kung ano yung na-minus na work done by the system, yun po yung sa first law of thermodynamics. Yung sa total energy or sa pagbabago po ng internal energy sa isang system. Equals, meaning na-balance po ang lahat dito sa first law of thermodynamics. Gang, pahipusa sa liho, gang! Sorry po. Ma? Ingay na mga kapatid ko. Hindi mag-away! Nag-CSM lang po. Sorry, sorry.
Quiet na, quiet na. Tipos, dali, hindi sa gaway. Kato dali ka, tito. Ga, paipusa siya, ga. Okay. To, paipusa na ito. Okay, I'm back. Ah, kagawad sa ila. Ga, paipusa siya, dali, ga. Sorry, everyone. Ala, sorry. Ala, sorry po. Wait lang. Gang, paipusa dami, gang. Baka ka matulang, baka ito dami, gang. Ala, sorry everyone. Ingay nila. Oh, oh, oh. Yung second law. Agahod sa ila. Second law naman po, in all spontaneous processes, entropy of the universe increases. Diba? Yung pagbabago po sa ating environment, diba, hindi po natin makontrol yung pag-move ng mga gases sa paligid, yung pag-move ng, diba, our environment is marami po ditong gases sa environment. Ibig sabihin, everyday, gases, liquid, or in a solid form po po dyan, basta nakamura po talaga sa gases at sa liquid na form, as time goes by po, yung mga gases po sa paligid, yung amount po of matter in a phase po na sa gas at sa liquid, may pagbabago po sila at yung entropy po is tataas. Yung disarrangement po, as time goes by, yung disarrangement po sa universe at sa environment, tataas po yun dito po sa second law of thermodynamics. Tandaan mo po dito yung keyword na entropy. Basta nanggaling po siya from hotter region to colder region. Okay? Sa second law. We have the third law naman po of thermodynamics. Inaantok na everyone. Inaantok na kayo. 6 na lang. Okay, wag antakin. The value of entropy is completely pure crystalline substance. Tandaan dito sa third law of thermodynamics, tandaan nyo po, yung keyword is 0, 0, absolute 0. Absolute po dito. Please, master nyo po itong apat na to. Kaya nyo po yan. Good evening po. Hi sir. Hi everyone. Good evening po. It's 6:30. Ito po, inadd ko po sila, baka lalabas sa let. Try po natin. We have thermodynamic processes. We have 4 here. The isobaric, the isochoric, the adiabatic, at the isothermal. Di ba yung isomer means balance, iso, constant or balance. Yung tandaan po lang po dito, yung sa baric, yung choric, yung thermal, ito po yung tandaan mo. Yung sa baric po, it has something to do with pressure. Ibig sabihin, sa isobaric process, this is a thermodynamic process wherein yung pressure po dito sa isang system or sa isang object, magiging constant po siya. Keyword, ilagay mo po dyan, isulat mo, thermodynamic process, isobaric, iso means constant or iso means balance. Diba, constant, stop na po siya or absolute na siya, dyan na po siya. Then baric, it has something to do with pressure. Next, dito po na part, sa isochoric, same lamang po yung thoughts, pero dito, constant po siya, naka-constant, pero choric, volume. Baric, pressure, choric, volume. Balance or constant yung kanyang pressure, isobaric. Pag constant yung kanyang volume, isochoric. Next, we have thermal. Di ba, thermal, naka-focus po sa temperature or sa heat. Dito na term thermal, sa temperature naman yung kanyang constant. Hindi pwede dito na heat yung constant temperature na po dito kasi yung mga objects po, it could be nasa cold na form or sa hot na form.
Therefore, ginamit po dito is temperature or kasi or hot or cold temperature. So, isothermal, constant yung kanyang temperature sa given na object. Kapag sinabi nating adiabatic, thermodynamic process wherein yung walang heat transfer na nangyayari. Walang talagang heat transfer. Diyan lamang siya. No heat transfer, adiabatic. Okay? Tandaan nyo po sila. Isobaric, balance or constant ang kanyang pressure. Isochoric, constant ang kanyang volume. Isothermal, constant ang kanyang temperature. At sa adiabatic, walang heat transfer. Yun lamang po yung mga tandaan muna term. Okay? Please isulat nyo po at tandaan, baka lalabas ulit. Number 9, transfer of heat through a fluid. A, conduction. B, convection. C, radiation. D, isolation. Very easy. Okay? Kayang-kaya po ito. Ano ba yun? Kasi yung tanong is fluid. Ito po yung kanina sa ating trivia. Very good. This is convection. Sorry. Convection po yon. Ano po? Kumbaga nakakumpak po yung mga items dito kasi i-explain ko pa isa-isa. Basta sa fluid po, tandaan nyo, fluid, it could be sa gas, or it could be sa liquid na part. Tandaan po natin na convection po talaga. Kung babasahin po natin dito, X na agad sa letter D. Dapat ma-idea ka na sa radiation, it could be sa sun, sa electromagnetic waves, dito sa convection, sa fluid, sa conduction, may direct contact. Okay, convection. Dito po na part sa number 2, at 10, which causes the warmth that you feel when you place your finger at the side of the flame of a burning candle. Conduction, convection, radiation, isolation. Place mo lamang po sa side ng flame, hindi po sa nakakontakt sa flame, sa side lamang po ng flame. Sa side lamang ng flame, yung tamang sagot is letter C. Very good. Radiation, kasi nasa side lamang po ng flame. Depende po sa given, tandaan nyo, kapag nakakontakt, as in contact talaga, yung dalawang system o yung dalawang object, ikaw at yung other object, conduction po agad. May direct contact. As in, naka-direct contact. Pero hindi po naka-direct contact, iba po yung sagot. Ang kulit ng kapatid ko. Okay. We have here the heat transfer. Heat transfer through conduction, convection, radiation. So, na-remember ko po, lumabas ito noong March, itong si radiation. Conduction, the transfer of heat or electric current from one substance to another by direct contact. Direct contact. Yung pag-transfer of heat through direct contact. Direct contact. Of course, hot to cold region. Sa convection naman, ito po, transfer of heat through fluid, liquid or gas that cause molecular motion. Diba? Molecules are in motion. Ibig sabihin, yung mga molecules here are moving. Kapag nag-undergo po ng convection or yung heat transfer through convection, yung mga molecules are moving up, down, up, down, up, down. We have also the radiation, energy that is radiated or transmitted in the form of rays or waves or particles. It could be sa flame or sa light energy coming from the sun. Radiation. Okay? Very good. Marami po ito, I think 70 plus slides. Next, the physical property of matter that depend on the amount of substance. Baka lalabas po ito sa LET kasi nakalagay po ito sa TOS, kaya isinali ko po siya. A, chemical. B, intensive. C, extensive. D, physical. The keyword, physical property po siya na nag-depend po yung amount sa substance. Yung pag-change siya po is depende sa amount ng substance na given. Okay.
Ano po ba yung sagot nyo? Okay. Yung tamang sagot is letter C, extensive, extensive. Yung ano po dito, depend on the amount of substance. Yung pag-change siya po is depende kung gaano kalaki amount, quantity, ano ba karami yung substance. Depende po siya. At pero ito pong intensive, depende po siya, hindi po siya nakadepende sa amount of substance. Tama po yung sinabi ni sir na intensive. Tama po yan. Intensive, example is color. Sa extensive po, ito po, X mo na po itong si chemical, X na po itong si physical. Kapag ito po yung tanong sa let, iiwan ka po dito ng B at si C. Ito pong si extensive, nakadepend po siya sa amount of substance. For example, yung shape, yung length, depende po siya sa kalaki ng substance. Masasolve mo pa siya sa kalaki ng substance or sa given. Pero ito pong si intensive, hindi po siya nakadepend, it doesn't depend sa amount po ng substance kasi po, yung example is color. Regardless po na malaki yung substance or maliit, mag-change po ng color. Yun po yung intensive. Ito po yung example niya. Dito yung color, yung temperature, ito po, intensive and extensive properties. Nakalagay po kasi sa TOS kasi kaya ilalagay po natin. We have ano po, properties ng matter. We have chemistry, we have chemical properties, and we have physical properties. Yung chemical properties po, naka-focus po siya sa chemistry na part. Of course, given yung chemical, may pagbabago mismo siya. May pagbabago yung kanyang itsura. May pagbabago. Depende if you apply acid, you apply base, and other chemicals. Dito po, ito pong intensive property, branch po siya ng physical property. Diba? We have properties of matter. Yung dalawa, chemical at physical. X na po tayo sa chemical. Dito po tayo sa physical pupunta. Itong physical po, it has two, intensive at extensive. Kapag sinabi natin, hindi siya nakadepend sa amount of matter sa isang sample, that is intensive. Pero kapag nakadepend po siya sa amount of matter, na nagko-contain po within the given sa object po, extensive po yun. Tama po yung example. Dito, additional. Dito po sa intensive, it could be shape, temperature, yung boiling point. Maboboil po talaga siya. Depende po. Kahit marami pa po or marami pa po ba dyan yung water or konti pa po dyan yung water, magbo-boil at magbo-boil pa rin po siya. Yung concentration ng substance, yung luster po, is yung given na po yung itong luster, malaki pa po yung or maliit yung diamond, mag-undergo po siya ng pagkikinang-kinang dyan. At yung temperature, kahit mataas pa po yan or mababa yung sa object, cold ba or hot, masosolve mo pa rin po yung temperature. Therefore, hindi po siya nakadepend sa gaano ba yung amount ng substance. Ito po kasi sa extensive property, yung kanyang shape, malalaman natin yung shape o yung isang object, depende po sa given, sa shape, sa weight po, yung bigat niya, nakafocus na talaga sa amount or how much, yung length, yung volume, dito po sa volume, yung volume po actually, yung mga matter po, it has volume po, or di ba, mass and volume. Depende po dyan of nakasolid na part, nakaliquid, or nakagas. Ito pong gas, meron po siyang volume, pero napakaliit lamang po yan ang tawag dyan, napakaliit. And dito po sa entropy, we have also the entropy or the disarrangement po ng isang system. Part din po itong si entropy ng extensive property. Meaning, nakadepend po siya sa how much the matter na na-contain po sa isang object or sa isang sample na given. Tandaan nyo lang man po, basta hindi nakadepend yung color, yung odor, yung ano po, temperature, mga ganun po, intensive. Pero kapag nakadepend, extensive. Okay? Please, everyone. Okay. Okay, next. We have 12. Radiant energy can be converted to electrical energy using light bulbs, solar cells, engines, or electricity. Ano po ba yung tamang sagot? Exact na sagot. Radiant to electrical.
It can be used using what? Okay, nandiyan si Sir Spidey. Tama, everyone, that is letter B, solar cells. Yung given kasi is radiant. Never overthink na that is light bulbs. X na po sila. This is very broad, yung electricity. Hindi lahat na electricity nanggaling sa radiant energy or sa sun. Hindi po dyan nanggaling always. It could be sa water po, di ba? Sa mga rivers, sa mga talon, yun po yun. Pero dito po yung tanong is radiant sa sun. X po sila. X din po. Ang tabang sagot is solar. Tandaan nyo everyone, bago po kayo umatake, hamana po kayo ng connect, kung paano mo po sila ma-connect together. 13. Type of energy during the photosynthesis in plants. Ano po ba dyan? Yung energy, kinetic, potential, chemical, mechanical energy. Okay, 13. Ano po ba yung tamang sagot? Okay, tama. Letter C. Chemical energy, di ba? Light, tandaan nyo po, pag photosynthesis, light energy to chemical energy. Isulat nyo po dyan, photosynthesis, light to chemical energy. Light energy to chemical energy. Baka kasi itanong, yun kasi yung lumabas noong March, mga energy, convert, mga ano, transformation or conversion of energy. So, just like for example, magtatanong po sila ng isang situation, then ikaw na po bahala paano po i-convert sila na energy. Basta dapat alam mo yung pinaka-basic na idea. Very good. Okay, 14. Which of the following can transform electrical to mechanical energy? Dapat alam mo kung ano yung mechanical energy na meaning. Electrical bulb, electric fan, loudspeaker, or television. Wrong yung spelling. Sorry, I po dyan. Television. Sorry, very sorry. Hindi ko po ito ma-change. Kasi mag-change din po. Basta I po yan. I. Anong television? Mali yung television. That is electric fan. Very good. Very good. Electric fan. Ito po kasi yung, di ba yung mechanical energy? Under po siya ng chemical energy, but sa mechanical energy, yung object is nagmo-move. Diba? Kapag kinetic, ay under po siya ng kinetic energy, itong si mechanical energy. Kinetic energy, energy in motion, napaka-broad. Pero ito pong si mechanical energy, energy of an object na nag-move or in motion. Therefore, itong si electric bulb, steady lamang po siya dyan. Electrical, but nag-steady po yung bulb, hindi po siya mechanical. Itong si loudspeaker, sa sound energy po siya. Si television, from ano po, from electrical energy to sound energy, di ba, may ano, to light energy, mga ganun. Pero yung nagmo-move po talaga sa kanila is si electric fan. Therefore, yung tamang sagot from electrical to mechanical is si electric fan. Okay? Tandaan nyo po yan. 15. Kinetic moving body, blank, zero energy. Tandaan nyo po everyone, ito po siya, naka-analogy. Marami pong analogy sa board exam. Maraming analogy. Mga ganito po yung situation. Okay, 14, ay ano na ba? 15 letter B. Tama, 15 letter B. Zero po yung energy. Yung we have two types of energy. Dito po lamang po sa pinaka-major. Kinetic at potential, but we have mga branches po niya or mga kapatid niya po. Dito po sa kinetic, nagmo-move, energy in motion. Zero energy or stored energy, di ba? Energy at rest, that is potential energy. Okay, nagmo-move po sila. Actually, itong si kinetic energy at si mechanical energy para po silang kapatid, magkapatid. Itong si potential energy at si energy para din po silang magkapatid. Kasi may motion, ito po sila mga stored energy. Pero sa zero energy po, we have the best answer, si potential energy. Okay, ito po yung mga ano, please isulat nyo po. Ito po yung mga tinungan sa board.
At dapat alam nyo po yung pinaka-basic or pinaka-simple na ibig sabihin para kahit iba-iba pa po yung itatanong sa board, alam mo po yung sagot. Forms of energy. We have energy. You have energy po. It can be kinetic or potential energy. Kapag kinetic energy, energy in motion or energy in movement. Kapag potential energy, stored energy or rest ang energy or naka-zero ang energy. Energy at rest, stored energy, zero energy, potential energy. Okay? Yun po yung mga keyword. Isulat nyo po please yung mga pinagsasabi ko. Kinetic energy, energy in motion. There is, nag-move yung mga particles. Okay? Next, here, dito po na part, sa kinetic energy, we have another example. Energy comes from moving, na nag-move po ng mga energy, we have the thermal energy. Energy of moving particles, sa heat po, nag-move yung particles because of the application of heat, that is thermal energy. Next, you have mechanical energy, energy of objects in motion. Ito po yung sinabi ko kanina. Mechanical energy, kapag walang kinetic energy pero naka-focus po siya sa objects na nagmo-move, that is mechanical energy. Next, we have electrical energy, energy of particles moving through a wire. Diba? We have wire. Or we have wire po if we want to charge po yung mga electrons po, magmo-move po dyan yung mga electrons. Okay, Mac, i-charge lihog, Mac. Karoon na lang. Kaya mo pa daw? Mapatay galing, ma-off na daw galing mo, ano? Liogang kay malubat ang laptop. Thank you. Okay, drigan sa dalawang. Next, we have electrical energy. Ito pong wire. For example, yung electrons po dito, nag-move po yung mga particles here, from here to there. Electrical energy. We have the magnetic energy causing push or pull energy. Diba, we have the magnetic. Dapat sa magnetic energy po, tandaan po natin na nag-change po yon. It could be nagpo-push. Push po sila each other or nagpo-pull po sila. Or push or pull po sila each other. Depende po if naka-north or naka-south po. North-south or south-south, north-north. Depende po. We have the attraction and repel. Dito po yan sa magnetic energy. Punta naman po tayo sa potential energy. Ito po yung pinaka-famous. Yung chemical energy. Tandaan nyo po. Tandaan. Energy stored or stored energy in food sa pagkain or sa fuel po, na connection po niya sa fuel, that is chemical energy. Okay, na nag-store. It could be sa battery na form, it could also sa mga power bank na na-stored yung energy nila pero gagamitin later on, that is chemical energy. Elastic energy, energy stored in objects that are stretched. Elastic, from the term itself, elastic stretch. Mag-exchange yung energy. Nuclear energy, energy stored in center of particles. Mas ano po itong nuclear energy? Mga energy po sila na stored, but once na nagamit po ito, it could produce po positive or negative impacts po sa environment or sa atin mismo. Next, we have gravitational energy, which is famous noong let, yung sa yo-yo na part, nang lumabas po ito noong March sa amin, yung it could be sa yo-yo. Yung yo-yo po at yung pagfo-fall po ng guava sa tree po, from the tree po. Energy stored, naka-stored energy when it is above the Earth's surface. Okay, yung mga stored energy po, that is the gravitational energy above the Earth's surface. Next, we also experience energy in different ways. For example, the sound energy, kahumot. The sound energy, form of energy we can hear. At basta sound here, at we have light energy, our eyes can detect visible, mga visible light, just like that. Our eyes can detect, that is the light energy. Tandaan nyo po ito sila. Basta huwag po kayong malito sa mechanical energy, sa chemical energy, and many more. Lumalabas po sila sa let. Very famous. We have energy transformation at ito talaga yung lumalabas sa let. Gang, tubig liho, gang.
Kagutom. I-upload din mo mga hinay kaya kong signal. Yes, 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 ma'am. I-upload ko po ito. After po, after. Chemical, ito po, everyone. Tandaan nyo po ito. Yung battery, chemical po yan. Stored yung energy pero gagamitin later on. Chemical to light. Ito yung flashlight. Chemical, yung food. Diba, food? Yung mechanical, there is movement. Itong bicycle, nagmumove po siya yung object. Electrical, of course, itong electric. Tapos, nag-heat po kasi nagluluto ka. Itong chemical, ito yung sa fuel. Chemical yung fuel. Ito yung sasakyan, is mechanical yung sasakyan. Next, same lamang po. Itong electrical to light energy. At itong sa light to chemical. Itong sinabi ko kanina sa photosynthesis, yung light to chemical. Okay? Next, you have also here, yung sa television, yung sinabi ko kanina, electrical to sound or light energy. Next, sa mechanical, tandaan nyo po yung generator. Yung generator po, mechanical, kasi yung generator po, nagmo-move po siya yung energy po dyan, nagmo-move. It has motion po itong generator. Generator to electrical because you have the light bulb. Also here, same lamang po sila. Same lamang po sila. At itong sa electrical to thermal or you heat energy. At same lamang po sila. Tandaan nyo po sila. Ito po yung mga examples ng energy transformation na very famous noong March. Additional information, we have the motor and the generator. Ano ba yung pinagkaiba ng motor at sa generator? Sa motor po, we have the battery, we have the chemical. Motor will be converted sa electrical to mechanical. Pero yung pinaka-basic niya po, yung number one niya po is dito sa chemical na part. Chemical, stored energy, chemical sa motor to electrical to mechanical hanggang sa ma-move na po itong object mismo, itong motor mismo. From mechanical to electrical to, from chemical to electrical to mechanical. On the other hand, we have the generator. Baliktad po itong si generator. Baliktad. Baliktad po itong si generator. From mechanical to electrical to light energy. Diba kapag nag-burn out, we will use the generator. Kasi itong si generator, meron siyang energy, which is the mechanical energy, yung motion po ng energy sa object. There is motion yung object. Then, mag-undergo po siya, mako-convert po siya sa electrical energy. At yung gagamitin natin kapag burn out, we will use the light energy at last po yan. Mechanical to electrical to different energy naman po. Tandaan nyo, baliktad si motor at si generator. Baka itanong sa left. Electrical to mechanical, motor. Mechanical to electrical, generator. Kapag nakalimutan nyo po, tandaan nyo lamang po yung inyong mga experiences. Yung mga experiences nyo po everyday. Kapag burn out, ipapagagamitin yung electric, yung generator. Ibig sabihin, yung generator is mechanical, nagmo-move siya. That is the object now. Meron siyang energy na nagmo-move in motion. So, gagamitin natin yung kanyang yung kanang energy na mako-convert into electrical. Okay? Depende sa light, sa charger, and many more. Very good. Halfway na po tayo. 16. The energy that is derived from natural sources that are replenished at a higher rate than they are consumed. Lumalabas sa LED, renewable, non-renewable, nuclear, or fossil fuel. Derived from natural sources, ibig sabihin, it came from nature, pero mas marami pa po yung nakukuha kesa sa ginagamit po natin. Kumbaga, mas marami pa po yung nabibigay ng nature kesa sa nakukonsume po natin as human. That is renewable energy. Very good. We have here the types of energy. Renewable at non-renewable energy. Lumalabas po sila sa LED. Please take note ano po yung mga example at huwag po kayong malito. Sa renewable energy, forms of energy which can be renewed again and again because nandyan na po sila. We have the solar energy,
from the sun, the hydropower, hydro, so water, the biomass, we have the wind energy, okay, we have the wind energy here, and sa vulkan naman po, wait lang po, ay, sira pala yung cellphone ko. Dito po, mga renewable energy po sila kasi they can be used over and over again dahil given na po sila na nature. Ito naman po, we have the non-renewable energy. Forms of energy po sila that cannot be renewed again and again. Kasi kapag naubos po sila, it takes many years po to replenish or to make it again po. For example, the fossil fuel, yung coal, yung natural gas, yung nuclear. Example, if ever magtatanong po sa LET, saan po ba nanggaling yung mga non-renewable energy? Tandaan nyo po, di ba, yung mga non-renewable energy, nanggaling po sila under the Earth's surface or sa ano po, sa ground po natin. Those came from the remains po ng mga old, kumbaga, yung mga remains ng dinosaur, yung mga old na mga fossil fuels po, magagamit po sila as time goes by. So, since na if ever po mauubos po ng mga stock po natin sa ilalim po ng earth, dyan po kasi usual na kukuha yung mga non-renewable energy. It takes 100 years or 50 years po to magagamit po sila ulit. So very ano po, crucial po itong non-renewable energy. So napaka ano po, delicate po this time kasi napakarami na po tayong mga transportation na gumagamit po tayo ng mga fossil fuel. At as time goes by, baka maubos po sila at hindi na po tayo makakagamit ng mga ganong klaseng energy. Basta, non-renewable, we have the solar energy, we have the wind energy, mga tinatanong po sila sa LET. Mga ano daw po yung mga abundant energy, yung mga hindi abundant na energy, please, i-relate nyo po yung mga yung if ever lalabas sa LET, i-relate nyo po yung mga experiences nyo po sa everyday life. If hindi nyo po alam yung sagot, please relate them po. 17, which of Newton's law best explains why motorists should always wear seatbelts? Okay, wear belts. Law of inertia, acceleration, interaction, or gravitation? 17, what's your answer number 17? 17, yung tamang sagot is letter A. Very good kayong lahat. I think mga ano na kayo, mga expert na ang mga beshik. Okay, that is law of inertia. Sorry. Ito po kasi sa seatbelts, di ba? Di ba kapag sinabi po na kasi nating energy, ay law of inertia, energy at rest will remain at rest, while energy in motion will remain in motion, or will continue moving unless acted by an external force. Ito po kasi sa seatbelts, di ba? I-apply po natin sa inertia. Habang magsasakay po tayo, di ba, mag-move lamang po yan at mag-move yung ating sinasakyan. Pero once na na-stop po yan, kailangan po natin mag-seatbelts kasi hindi po pwede na mag-push din po tayo. But steady lang din po tayo para hindi po tayo ma-harm. Yun po yung sa thoughts po na inertia. Ito po yan. Sa first law, inertia. Second law, acceleration. Third law, action-reaction or law of interaction. Okay, sa first law, a body in motion will remain in motion, but the body at rest will remain at rest unless acted by an external force or unless acted, may na-apply ba na force sa isang body or sa isang system dito na part. Next, you have the acceleration. Force equals mass times acceleration. Dito po, sa law of acceleration, mamumove po siya na mamumove, pero since yung force po na given po is equal, para po siyang constant, di ba, we have sa first law of thermodynamics, dito po sa acceleration, meron po siyang ano, pero dito po is naka-times or naka-multiply. Yung mass daw po ng isang object at yung acceleration, we have to multiply them to get the force sa ano po, dito na part. Next, sa last na part, we have the third, the law of interaction or law of action-reaction. There is an equal and opposite reaction.
if it could be positive, positive, pero minsan positive, negative. Ito po yun sa law of action, reaction, or sa law of interaction. Dito po. Tandaan nyo lamang po, you can relate po in different ways or in different, basta sa experiences mo po, marirelate mo po ito. I am confident po na master nyo po itong say Newton's kasi paulit-ulit po itong lumalabas at basta tandaan nyo lamang po itong tatlo at si Sir Isaac Newton, tandaan mo po siya palagi. Famous po siya sa let. Yung Newton's law, yung third law. Dapat alam mo yung first law, inertia. Second law, acceleration. Yung third law is yung action, reaction, or yung law of interaction. It could be positive or negative or opposite. 18, which statement is correct about the law of conversion of energy? Of conservation of energy. A, a total amount of energy is constant. B, the supply of energy is limited, so we must conserve. C, energy must be conserved and you are breaking a law if you waste energy. D, energy cannot be used faster than it is created. 18, very good. Spidey, nandyan. 18 is letter A. The total amount of energy is constant because the law of conservation of energy, constant, di ba? Energy is neither be created nor destroyed, but it can only be, ito po, sa law of conservation of energy, we have also the law of conservation of mass. Pero yung tanong is law of conservation of energy. Para lamang po sila. Pero yung tandaan mo, yung energy is never, it neither created, hindi po siya na-create, at hindi din po siya masisira, but it can only be transferred from one energy into another, or one form into another, or one object into another. Therefore, balance po siya. Balance or constant. Yung total amount of energy, constant. Kung ano po yung sa isang form, yun din po yung sa isang form, kasi nakabalance po siya. Naka-constant. Ito po yung kanyang basic. States that energy can change in different form but it can neither be created nor destroyed. In classical mechanics, the sum of kinetic energy and the potential energy of a closed system remains constant. Balance po sila lahat dito. Okay, for example here, all kinetic energy, all potential energy, dito na part potential and kinetic energy. Kahit mag-change siya po yung kanilang direction, yung form po ng energy is matra-transfer. Dito na part na kinetic, dito na potential, then potential and kinetic, then mamu-move. It can transfer from one form into another, pero sa closed system po, there are always po sila na constant. Constant po yung kanilang, yung sagot po is constant talaga. Change or ano po, kumbaga naka-change in constant. Nag-change po sila in different form, pero constant po yung ano, sa law of conservation. Naka-conserve po sila, naka-constant po at naka-conserve. Okay, 19. Can energy be created? Yes or no, or maybe or perhaps. Very easy, pero lumalabas po ito sa let. Tandaan nyo, mga ganitong tanungan, yung mga yes or no, lumalabas po yan sa let. Letter B, no, of course. Tandaan nyo po, yung energy never po siyang na-create. Yung mga tanungan po kasi sa let, iniiba nila. It could be this, ito po yung kanyang ano, verbatim, or it could be yung tanong, ano ba yung energy? A, can be created. B, can be destroyed. C, no, I don't know. So D, transform from one place into another. Ano ba yung tamang sagot? Of course, it can be transformed from one form to another. Okay, everyone? Binabaliktad-baliktad po nila yung sa ano yung mga tanong sa energy. But at least you know how to get po. Kasi kapag alam mo yung simple or basic idea ng law of conservation of energy, kahit balik-balikta rin pa po nila yung tanong, masasagot mo po talaga. 20. Okay, this is solving. An electric cooker operates at 240 volts and uses a current of 8 amperes. What is the resistance of the rice cooker? Dapat alam mo kung paano kumuha ng kanyang
given at how to solve also. Dapat alam mo yung formula. Yes, very good. 20, ano ba yung 20? A or C? Bakit mag-iiba yung sagot nila? Oh, okay. Okay, I mean, iba-iba yung sagot nila. 20, letter A po, number 20. Ito po yung kanyang ano formula. Dito po na part. Hindi ko po nalagay, pero try po natin. Tandaan po natin yung tinatanong is, later on, ipapakita ko po sa inyo yung triangle method dito kasi naka-triangle po ito. Kahit iiba-ibahin po kayo ng tanong dito, basta alam mo po yung given, masasagot mo po talaga. Yung hinahanap po kasi is resistance. Sorry. We have the resistance. Meaning, we have to divide the given volume at the current. Yung sa current po, hindi po C yung ginamit nila, but letter I. At yung kanyang unit po is ampere sa current. Yung sa resistance po is ohm. At sa volume po is volts. Okay, so dito po, since ito po yung kanyang formula, yung volt po natin is 240. We have 240 here. At yung ating ampere, ang ating current po, sorry, we have the 8 ampere. So i-divide lang po natin, yung tamang sagot po is 30. Kahit magagamit ka pa po dyan ng calculator, yung tamang sagot po dito is 30. Just divide din po. Just divide them. Ito po yung kanyang formula ni Ohm's Law. Sa Ohm's Law, tandaan mo po yung IVR. IVR or yung VIR. Depende po sa iyo. Okay, VIR. Ito po talaga yung constant. Ito po yung constant niya po. If ever tinatanong yung voltage, since nasa itaas yung voltage, hahanapin mo po yung nasa ilalim. Ito po kasi, dito po sa ilalim, i-multiply mo, if voltage po yung hinahanap, multiply. Pero if current po yung hinahanap, divide mo po itong si voltage over, di ba ito may over, over the resistance. Pero kapag itong si resistance ang hinahanap, voltage, divide mo po kay current. Baliktad lamang po sila. Okay, for example, here. Basta V, volts, or voltage, basta current, naka-I po siya, it could be sa ampere, yung resistance in ohms. Okay? Okay, try po natin. Dito na part, we have the voltage, or the volts. We have to multiply the ampere times or multiply sa ohms or sa resistance. Basta, alam mo po kung ano yung ampere that is current, alam mo po dapat kung ano yung resistance. Kasi ito po yung ginagamit nila ng mga sa given, sa solving, ginagamit po nila ito. At dapat alam mo po kung paano po mag-identify ng given. Yun talaga yung pinaka-basic. Dapat alam mo kung paano mag-identify ng given kasi useless po if master mo talaga yung formula pero hindi mo po alam kung paano mag-identify ng given. Zero po yan, zero. GG po, oh. Okay na magliwak ngayon. At least may tama mo po sa board exam if ever lalabas po ito. Dito naman po sa we have the current, yung I. Sabi ko po dito, you have to divide the volts divide the ohms or the resistance. And lastly, we have the resistance, baliktad lamang po sila, volts divide the current or the ampere. Everyone, please. Magiging useless po yung pagmamaster mo ng formula if hindi mo po alam paano kumuha ng given. Master po how to get the given para mas easy mo po makuha yung mga formula. Okay? Or magamit mo po yung formula at makuha mo po yung tamang sagot. 21, okay? If the removal of one lamp from a string of Christmas tree lights will cause the rest of the lamps to go out, the lamps are connected A, in a parallel circuits, in a series circuits, to a generator without a fuse. Bukas po ay ano na po bukas? September na po bukas at 23 days left na lang. Ano nyo na? Board exam. Oh, we have Christmas here. Dapat bukas magpapatugtog po tayo ng ano, whenever I see. Kasi ano, malapit na yung Pasko, malapit na yung lisensya mo. Excited ka na ba?
Uy, excited na ako. Ang cute po ng lisensya kapag nakuha mo na po yung license mo, as in. Okay. Bibili po ako ng series, sir. Oh, bibili po pala ako ng series. Yes, very good. The tamang sagot is series. Series circuits. Yung keyword is removal. If igiget, if kuku, dito na lang ako ma-explain na part. Ah, sige, dito lang muna. Kapag kinuha mo po yung isang lamp sa isang Christmas tree, the rest of the lamps will go out because they are connected sa isang series circuits. X po yung generator. Diba yung generator, mechanical to electrical to light. Without fuse, X po sila. Yung iiwan mo po dito yung A at si B. Pero dapat alam mo po yung simple idea ni Pararel at wait lamang po. Nawala yung signal kasi marami po yung gumagamit ng wifi. Marami po kami gumagamit ng wifi. Nandiyan na po ba ako? Nawala. Nawala po yung signal namin. Pero nandiyan na po ba? Nakita nyo na po ba ako? Okay, okay, okay. Tatapusin na po natin ito. Please, ano po, comment po kayo if nakita nyo na po ako. Okay. Pag PLDT po ma'am, ganyan yan. Yes, PLDT po kami. PLDT, GG yung PLDT nito. Okay? Ito po yung pinaka basic na ano. Kapag series po, pero ito po, si series, hindi po siya common sa bahay, pero ito pong si parallel, common po sa bahay. Diba? Much better na gagamitin po natin sa bahay yung parallel circuit. Kasi kapag na wala po yung isa, pwede pa pong mag-light yung iba. Unreliable wiring method, reliable wiring method. Hindi po to goods para sa mga wiring chuchu, sa mga wiring methods or mga application po. Kasi mas delikado itong si series. At ito pong mas goods po ito si parallel. Failure affects all the devices. Kapag nasira po yung isang device, maaapektuhan po yung other device or yung other bulbs. Dito naman po sa parallel, kapag nasira po yung isa, hindi po maaapektuhan yung ibang devices or ibang bulbs. Kaya po, understand po yung kanilang differences, baka lalabas sa LED. Lalong-lalo na ng ano po, beer months na ngayon, baka lalabas itong ano to, tanong, sana lalabas, di ba? We have the ano lamang po ito, additional information. Wala po akong binigay na tanong dito, but additional information, baka lalabas sa LED. Kasi itong si Michael Faraday, itong si Hans Christian Ørsted, lumalabas po sila sa LED. Try lamang po natin. So we have the magnetism to electricity. According kay Joseph Henry at kay Michael Faraday, they discovered the magnetism. According to them, yung magnetism,
could produce electric current that can be called as electromagnetic induction. Dito po, sabi po nila, in addition, if a magnet is moved back and forth through a coil wire current can be made to flow through the wire. This is the idea behind electric generator and transformer. If you can see po, yung mga transformer, di ba malalaki po yan sa outside? If I remember po, if magsasakay po ako ng bus, makakakita po ako ng transformer sa ano, sa daan. Then dito po na part, yung mga wire po is naka-coil po. The more po na much better, mas marami po yung coil, much better po daw sabi nila. Dito po na part. On the other hand, we have the electricity and magnetism. Itong sa electricity and magnetism, we have the very famous si Hans Christian Oersted. He discovered the electric current flowing through a wire had a magnetic field around it. Sabi niya, yung sa, ibig sabihin dito na part, yung electricity and magnetism, para po silang twins or magkapatid din yung, ano ko, pinagsasabi ko magkapatid. They have connection. Pero dito po, sabi ni Hans Christian Oersted, na-discover niya yung electric current pala sa isang wire, meron pala siyang magnetic field na naka-bind with it. Therefore, electricity can cause magnetism, sabi ni Hans Christian Oersted. At we have electromagnets are powerful magnets that can be turned on and off. Of course, kapag itong magnet, hindi po siya simple na magnet, 'di ba? Simple magnets alone. Pero kapag nagkaroon po na application ng electricity and magnets, electromagnets, of course, mas powerful po yan yung magnets. You can make electromagnets stronger by one putting more turns of wire in a coil, making a larger soft iron core, increasing the current of the wire. The more po na mas marami yung turns mo sa wire in a coil, mas goods po or mas strong po yung electromagnet natin. Ibig sabihin, the more po yung coil or yung pagbind po, yung turns po ng wire, mas good po dito sa electromagnet. Tandaan nyo po sila, kapag magnetism to electricity or magnetism talaga, si Michael Faraday yung tao or si Joseph Henry. Pero si Michael Faraday talaga yung nakikita ko sa mga books. At sa si Hans Christian Oersted, we have here sa electricity to magnetism naman po. Okay? Dito po na part, current moves left in a wire. Dito papunta. This is just an example. At current moves right in a wire. Dito naman po sa kabila. 22. Thank you, Lord. Malapit na tayo. Which statement about the North Magnetic Pole of the Earth is true? North Magnetic Pole. Its location never changes. It corresponds to North Pole of a bar magnet. It corresponds to a South Pole of a bar magnet. It is at the same location of the geographic North Pole of the Earth. Okay. 22. Ano po ba yung tamang sagot nyo? 22. Hi, 26 viewers. Good evening. Malapit na po tayong matapos. Chill lamang po kayo dyan. Sana po ay mag-invite po kayo ng mga friends nyo to like and subscribe po my page para mas ano pa rin po. Mas productive pa rin po tayo. Oo, hindi ko makikita yung ano natin. Papatuloy pa rin po tayo at magpapatuloy. Hindi ko makikita yung mga sagot nyo. Ano ba yung sagot nyo 22? Everyone! Bakit walang may sumasagot? Everyone, kumusta po ba kayo dyan? North. Ano po ba yung north? Ala, hindi ko makita. North. Okay, north. Ang tamang sagot po dito,
Tapos na? Wala pa eh. Wala pa natapos. Hi, 23 viewers. Intindihin na lang po natin itong si Pale Date. Okay? 23, ano ba yung sagot nyo? Nawala signal ni Ma'am. Yes. Okay, sorry everyone. Sorry po everyone. Okay, ito na po. Of the following, machine does not. Ano po ba yung tamang sagot? Nawawala ako. Nawawala po ako kasi wala po talaga akong signal. Yung tamang sagot po dito is letter D. Decreases work. Of course, machine does not decrease work. But instead, it's multiply the force. Increase the speed that it change the direction of the force. We have different examples of the machine. Everyone, please, i-master nyo po yung kanyang ano po ng mga machines kasi minsan tinatanong po sa let at minsan naglalagay pa sila ng mga diagram, yung mga pictures. Dapat alam mo po. Hello. Nandiyan po ba ako? Nandiyan po ba ako? Nakikita niyo po ba ako? Hindi ko po makita. Wala ito. Ano mo? 20. Okay. Hala. 23. Tamang sagot po sa 23 letter D. Decreases work po everyone. Sorry talaga. Nawawala. 22 letter C. Dapat north to south po always. North to south. 23 letter D. 23. Everyone, pasensya po talaga. Nawawala po talaga yung signal namin. Yung sinabihan ko na yung mga kapatid ko, i-off na yung mga cellphone, yung TV, para matapos po muna ito. Kagahod naman sa ila. Maingay naman po sila. Ito po yung lever. We have the fulcrum here, the heavy object, then the load. Dito po yung tao, for example, if ipopush niya po ito or gagamit po siya ng force niya, yung load po is magta-transfer po dito. Ito po yung lever. Ito po yung max. Ito po yung lever. Ito po yung beauty ng lever. We have the wheel and axle. Ito po. Sa wheel and axle. Dito po na part. Dito po yung mukha niya. Then the pulley system. Same lamang po sila actually ng lever, pero ito pong lever, it has fulcrum here. Ito po yung pulley. You have to push para you have to give the force po like this para yung load po sa other side mapupul mo po or mapupunta po siya sa itaas or upward. Ito naman po yung inclined plane. Yung famous po dito sa inclined plane, nakalimutan ko yung keyword. Basta, kapag nag-incline pin ka po, yung load mo is pupunta ka po sa taas. Ipapush mo po pataas yung load mo. Diba yung kapag
nagra-ride ka po ng isang ano, sa isang bicycle, pupunta ka po pataas if yung pag ganun po yung plane or yung direction po, yung force po is pop, yung force po is tataas po like that. Next, we have the, hindi ko po makita, wait lamang po, wala pa akong signal. Wait lamang po. Hindi ko po ito makita. We have the wedge dito na part, we have the wedge. We have the output force here and the input force here. Yung wedge po, for example, kung mag, ano po tayo, mag, ano ba yung dok-dok sa amin? Kita nyo po ba yun yung mga nails? Dito po na part, we will put po the input force sa wedge. Then sa screw naman po, yung example po, screwdriver, like that, ipapaano po, we have the shaft and the thread. Ito po yung mga mukha nila. Ang importante lamang po is, you have the idea kung ano po sila. Ano yung lever, ano yung inclined plane, ano yung wheel, ano yung pulley system. Kasi gagamit po yung board na mga different na situation wherein you have to apply kung ano po yung example niya. Naka-lever po yung, ano ba yung machine na pwede mong magamit sa ganitong sitwasyon. Yun po yung mga tanong sa LET. Okay? Dapat alam nyo po yun. Iba naman po yung friction. Yung friction po sa different object po or different forces na magkaiba po, iba po yung friction. Yun po yung sa friction. Okay, they push each other po. Yun po yung friction. For example, here, different forces po yun. For example, iba-iba po yung forces. Yun po yung friction. Okay, 24. What phenomenon is the result of bending of light? Redundant na po siya. What is the result of the bending of light phenomenon? A, refraction. B, reflection. C, interference. D, dispersion. Sorry po, hindi ko po na double check. Nagbasa lang po ako sa kanina. Nag-glance ko, hindi ko po na run through isa-isa. Dito na part. Okay, phenomenon. What is the result of the bending of light phenomenon? Ang keyword po is the bending of light talaga. What is it? Yung bending of light, of course, refraction. Diba? Nabe-bend yung light. For example, yung pencil. Ilalagay po natin yung pencil sa water. Diba? Nabe-bend yung light ng pencil. Nag-undergo po yung, hindi po siya straight. Nag-undergo po siya ng, yun po yung best example sa refraction. Okay, bending of light, refraction, casting of light, casting back of light, or yung light po is nagbabounce back po sa isang, yung, for example, yung sa mirror, yung sa images po, nagbaback po. Yun po yung reflection, yung light nagbaback. For example, yung sa, check mo po yung mukha mo po sa water, you will see your reflection, sa mirror. Ibig sabihin, yung light po is nagbabounce back or it cast back. Interference, yung other term po yung lumalabas sa LET kapag interference, this is the wave model of light. It has two coherent waves combined interference po. At see dispersion, the spreading of white light into its full spectrum. Sa whole spectrum po, yung white light po is nag-spread, yun po yung dispersion. Dispersion po yung tawag dun. Basta tandaan, yung bending of light, refraction, yung bouncing back or casting back of light, that is reflection. Interference, yung mga waves, nag-combine po sila together. At yung dispersion, yung pag-spread po ng white light. Ano ha? Ano ma'am? Ayan na sir. Ano ma'am? Kailin na ka na. Thank you po. Ganikilig ang person. 25. The part of electromagnetic spectrum that our eyes can detect is ultraviolet, infrared, visible. Ay, kaboses. Akala ko po si ano si Catherine Bernard. Sorry. si visible or all of the above. Very good. Feeling ko ano tataas talaga nung board rating niyo. Na-feel ko po yung energy niyo lahat.
visible light po. Of course, our eyes can detect, 'di ba? Sa light po, visible light. That is, 'di ba? We have 7. Yung pang-apat po. Yung pang-apat po is visible light, or later i-discuss po natin sila isa-isa. Basta our eyes can detect that is visible light. Ito pong si ultraviolet, more on po siya sa magkakaroon po tayo ng sunburn, 'di ba? Magkaka-sunburn po tayo, 'di ba? To protect po sa ultraviolet rays coming from the sun. Yun po yun, yung mga tanungan po sa LED. Ay! Okay? Tandaan nyo po si ultraviolet rays. Yung keyword po sa LED, if ever lalabas, yung sa sunburn po, magkakaroon po tayo ng sunburn. Yung makikita po siya sa stratosphere, yung sa ozone layer, yun po dyan po na part. Dito po sa visible light, our eyes can detect because of the visible light. 26, the electromagnetic wave with the shortest wavelength is radio wave, infrared, ultraviolet, or X-rays. Ano ba? 26. Okay, grabe talaga, Sir Spidey. Magta-tap kayong lahat, ha? Magta-tap. Sana may mag-tap dito. Kikiligin talaga ako. Magta-tap. Papasa talaga. X-rays. Ito po, we have electromagnetic radiation. Tandaan nyo po that the higher the frequency, the shorter the wavelength. The lower the frequency, the longer the wavelength. Dito po na part, the higher the frequency, dito po, grabe po yung frequency ni gamma rays. Kasi yung kanyang wavelength is napaka short na po dito kasi grabe na po yung frequency niya. Unlike po dito sa radio wave, yung kanyang wavelength po is longer pa po, is makikita pa po talaga dito na part na mas mahaba pa po. Kasi yung frequency po dito is medyo low. Everyone, memorize this po kasi lumalabas ito sa LED. As in, lumalabas sa LED, memorize them, understand them, understand po yung nature po ni wavelength, yung shorter, yung longer. Ginawa ko po before is kumakanta po talaga ako. Gusto niyo bang marinig? Jar, joke lang po. Dito po na part, as in, kinakanta ko po ito habang nagme-memorize po ako. Dito na part, we have the radio. Siya po yung pinaka long yung wavelength, pero yung frequency niya po is napakaliit or napakababa. Please, pito lamang po sila. Please, arrange them po and master them ang 7 po. Kasi, ano po, ito po talaga yung lumalabas sa LED. Next, we have the microwaves. Next, ay radio. Dito pa sa radio wave, we have the example radio at television. Sa microwave, we have the cooking, the radar, the telephone, and other signals. Dito po sa infrared, it transmits heat from sun, fires, radiators. Medyo pataas na po ng pataas. Dito sa visible light, everyone. Sing a song, karang-karang. Ito po sa visible light, tandaan nyo po yung Roy G. Biv. Same lamang po yung Roy G. Biv or sa rainbow po ba. Ito pong red, mataas po yung kanyang wavelength or long po yung wavelength na red pero low po yung frequency na red. Yung pinaka-ano po, yung violet, short po yung wavelength ni violet sa rainbow, pero mataas po yung kanyang frequency. Same lamang po sila para hindi ka po makalimutan yung sa rainbow, sa visible light dito. If ever colors po yung tatanungin, yung sa frequency at sa wavelength dito po sa rainbow, tandaan nyo po yung Roy G. Biv. Yung red, same po sila dito sa radio. At yung violet po, para po dito po siya nakakonect sa gamma rays na short yung kanyang wavelength pero mataas po yung kanyang frequency. Next, we have the ultraviolet, yung po yung sa sunburn, yung sa skin natin. Yun po yun, kaya kailangan po natin ng mga protection. Next, we have the X-rays naman po, yung pang-anim. That is why po, used to view inside the bodies and objects. Ito pong X-ray, hindi po goods na from time to time, magpapa-X-ray po tayo kasi grabe po yung frequency dito at probably yung ating mga organs at yung mga organs po natin internally, madadamage. So, hindi po goods
na magpapa-X-ray po from time to time unless po ikaw po ay nag-undergo po ng medication. Pero dapat ito pa X-ray, mayroon po talaga itong specific na time frame na goods po na gagawin, pero hindi po ito okay from time to time. We have also the last, the gamma rays used for in medicine for killing cancer cells. Mas grabe po itong si gamma rays. Mas ano po ito, delicado po dito na part. Diba, yung mga nagpapa-chemotherapy, mamatay po yung cancer cells actually, pero yung mga good po na mga cells o yung mga healthy po na cells is namamatay din. Yun po yung ano, worry po dito na part. Okay? Everyone, please memorize them. Please tandaan nyo po yung kanilang arrangement, yung higher at lower frequency, yung shorter, yung longer wavelength. Feeling ko po lalabas po ito sa let. Kaya much better pag-aralan nyo po. 27, the number of waves occurring in a given interval time, period, frequency, amplitude, crest. Lumabas po ito noong March. Ito po yung mga period, yung mga amplitude, twice, 2 or 3 questions. At sabi ko nga sa sarili ko, nakalimutan ko to actually noong March kasi napag-aralan ko po siya pero hindi ko po siya na-dig talaga na deeper. Dapat master mo talaga siya. Hindi lang alam mo, dapat alam na alam mo. Kasi napag-aralan ko po ito like 3 months ago or kasi nakalimutan ko po siya during the actual board exam at lumabas talaga siya. Ito yung last ko na sinagot kasi hindi po ako sigurado sa mga sinasagot ko. Sabi ko lang, baka iba yung tanong or iba yung ano. Very good, very good. That is frequency. Tama po yan. Sana talaga may matap sa inyo. I am very, Lord, ano yung matap. Okay, frequency po. Number of waves occurring in a given interval of time, that is frequency. How about the others? Ito po yung mga explanation. Everyone, please isulat nyo po, screenshot, or understand nyo po talaga. Waves are moving energy. This is the type of matter that the waves travel through will determine the speed of the wave. We have different ng parts of the wave. Sa amplitude po, dito na part ng amplitude, the height of the wave. Height po yung tinutukoy yung amplitude. Height of wave from the rest position above po. Yung po sa crest, yung height po ng wave. It could be here, above. Ito po yung height of the wave. Next, sa wavelength naman po, dito na part, tandaan nyo po yung amplitude, height po ng wave dito or dito na part sa ibaba. Okay? Yan po yung sa amplitude. We have the wavelength, yung kanyang distance po between here to there. Dito po, crest to crest, throw to throw, depende po how long the wave is. Gang, hipos gang! Sagad, Mac? Tama, comment sa Sir Spidey. Frequency 1 of... Mac? Excuse me po. Gam! Mac, dali na lang po. Uy, sus, bala ka mo. Karoon na lang. Wait, talit. Ang ingay-ingay po nila. Sorry po. Malapit na po talaga tayo matapos. Okay, malapit na talaga. Throw, the lowest point of the, dito po na part, lowest point, we have the throw, at the highest point, we have the crest. Tandaan nyo po, kapag height ng wave amplitude, dito po na part, pero pag distance po yung tanungan, that is the wavelength, pag lowest po, point throw, pag highest crest. Diba yung letter C is nauna kesa sa letter T. Ibig sabihin yung high sa crest, yung low sa throw. Frequency, hindi ko po na-underline itong si period. Frequency can be defined as the number of waves occurring in a given interval time. Depende po siya. Depende po sa number of waves na nangyari sa given na time. That is the frequency. Yun po yung tanong kanina. We also have period, the time it takes to complete the one cycle. Kapag time naman po yung tinatanong,
period. Pero pag number of waves, that is frequency. Okay? That is frequency. Tandaan niyo po sila, please. Okay. Salamat. Salamat po. Okay. 28. What kind of mirror is known as the converging mirror? Try po natin yung mga mirror-mirror. Baka lalabas po sa let. Okay? Converging mirror. Iba po yung sa lens. Iba po yung sa mirror. Concave, convex, rear, or side mirror? Grabe ka na talaga, Sir Spidey. Whoa. Well, how about the others? Tama po yan, letter A. Sana talaga may matap sa inyo. Okay. Okay, letter A po itong si concave. Concave is converging mirror. Yung convex mirror po, convex po is diverging mirror. Okay, check po natin dito. Nakaano ko po, na-mix ko po sila, baka ma-mix din yung ano nyo. Pero dito po muna tayo sa convex mirror. Sa convex mirror, this is a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of the sphere, which is the mirror part. Mas away po siya. Yung keyword po dito sa convex mirror, away po siya sa center. Pero dito po sa concave mirror, mas toward po siya or palapit po siya sa center. Palapit. Away sa convex, sa concave towards. Dito po na part sa convex, the focus lies behind the mirror. Dito po yung focus. For example, this is the mirror. Ito po behind the mirror. Dito po na kaano yung focus. On the other hand, dito po sa convex, in front of the mirror. This is the mirror at dito po nag-lies yung focus in front of the mirror. So, convex, okay, convex mirror, diverging mirror. Okay? Convex mirror, diverging mirror. Huwag po kayong malito sa convex kasi iba po dito sa convex. Diba? We have the convex, diverging. Dito naman sa convex, converging lens. Iba po yung lens, iba po yung mirror. Concave mirror, we have the converging mirror. Okay, ito po yung kanilang shape. At sa convex mirror, mirror always form in real, inverted, and diminished image. On the other hand, dito po sa concave, baliktad po siya. It is different images na mapoform. It could be virtual, it could be not inverted, and it could be different dito sa concave na mirror. Pero dito po sa convex, yung mapoform po talaga is real, inverted and diverge po dito na part sa convex, diverging mirror or diminish. On the other hand, we have the convex lens naman po. We have the convex lens. Usually po ito sa mga sa sunglasses, yung mga mahilig po sa ano, We have the convex lens. A convex lens is thicker in the middle at the edge than the edges. Dito po yung convex, baliktad po sila actually. Ito po yung convex. Dito po sa middle, thick po yung kanyang middle. Kapag convex lens. Kapag concave lens, thin po dito sa middle. Thin. Yung curves po dito sa convex is nasa outward. Yung curves po dito sa concave is nasa inward. Baliktad po sila. Mas thin po dito sa kay concave, mas thick po sa kay convex. Next, converging lens yung tawag sa convex lens. Diverging lens yung tawag sa concave lens. Okay? Baliktad po sila. It produces real images dito sa convex. Kung ano po yung talaga yung kanyang shape, real po talaga. Dito sa concave, virtual. Virtual. Dito po sa convex lens, it could treat hypermetropia. Dito po sa concave lens, it could treat myopia. Ito pong hypermyopia, ito po sila yung mga taong may farsighted. Ibig sabihin, blur po yung sa malapit at very clear po yung nasa malayo. Kailangan po nila ng converging lens or yung convex lens kasi po, yung gagawin po dito, mas magiging clear po yung nasa malapit. Yung nasa malapit. Kasi, di ba, may mga hypertropia po sila. Ibig sabihin, mga farsighted.
So, much better po, ma-clear din po itong sa near. On the other hand, we have the convex lens. Di ba may mga myopia, mga nearsighted. At yung nasa malayo is blur. Dito po sa concave lens, is if gagamitin po nila itong concave lens, yung mga may ano po, mga may myopia, if you, they will use po, yung nasa malayo po is lalaki po sila or magiging clear at much better mag-treat po yung kanilang sight po sa myopia, di ba? Mga myopia, may nearsighted. Then, yung nasa malayo, magiging clear kasi yung images po doon is virtual or malaki po doon yung images or magiging clear po doon yung nasa malayo. Therefore, much better po if use po na mga may myopia itong concave lens at kapag may hyperopia or far-sighted ka po or far-sighted ka po yung convex lens. Okay? Next, malapit na tayo. We have number 29, quantum theory. We have Planck or Max Planck. Sino naman po sa theory of relativity? Michael Faraday, Gregor Mendel, Isaac Newton or Albert Einstein? 29. Grabe talaga, ang beshi ko na yan. Ang bilis-bilis. 29. Check. Einstein po. Ito po yung nasa TOS at dapat alam nyo po sila. Baka lalabas. Quantum theory ni Max Planck at theory of relativity, general relativity at special relativity po ni Albert Einstein. Si Michael Faraday, of course, doon po sa magnets kanina, sa magnetism. Si Gregor Mendel, famous po siya sa biology. Diba yung pea plant? Okay. We have also Isaac Newton, the three laws of motion, at si Albert Einstein. Ito po, kapag hindi mo po talaga alam yung sagot dito, you can relate po. Ah, si Michael Faraday. Hindi po pwede na si Mendel kasi biology po yung focus niya. Si Newton, iba po yung tanong. Ito po kasi, may nagkamali po ako noong March. I believe talaga mas mataas pa po yung ano ko talaga nung yung majorship ko. Mataas pa po. I think mas 90 and above pa talaga. Baka mag 92 or mag 93 pa po yun. Kasi nag-overthink po ako. Huwag po kayo mag-overthink kapag mga tao po yung ginamit. Kasi kapag itong si Mendel, kung ano lamang po yung kanyang description na nabasa mo o yung back idea mo po, stay ka lang po dyan. Huwag ka po mag-overthink na baka siya po ito. Yung ginawa ko po kasi, yung may tanong po sa let noong March, nag-overthink po ako. Mali po talaga yung sagot ko. Kahit very easy po yung tanong na mali po ako kasi nag-overthink po ako. Basta, kung ano lamang po yung mga description niya yung nabasa mo, stay ka lang po dyan. Kasi yung, if ever po na mag-overthink ka, na baka i-mendel mo po ito, mali-mali na po. Mali, magiging mali po yung sagot mo. Please, lalo na po sa mga tao, if ever lalabas po yung mga tao sa let, kung ano lamang po yung description na nabasa mo before or napag-aralan mo before, stay ka lang po sa description. Stay ka lang po sa kung ano yung description ng tao. Huwag ka pong mag-out sa boundary. Okay? Please po, please, please. Sana po hindi po kayo magkamali sa mga tao-tao kasi marami po mga persons sa board exam. As in, narami po sila. Okay? Oh, explain lamang po ito. Maliit lamang po ito na explanation. At ano po natin, ikatatakol po natin ng sandali. Timing baka 8:15 po tayo matapos. In 1900s, si Max Planck publish his theory of energy comes from discrete packets known as quanta. Baka lalabas po itong quanta. Energy in discrete packets or maliliit na energy that is known as quanta. Okay, siya po si Max Planck. This means that the energy can only be transferred, yung mga energy daw, they can transform from one form into another basta maliliit po na amounts or quantized amount. This is one of the most important principle ni Max Planck that can be applied sa different forms of radiation. Kapag nakita po ng radiation, yung quanta, mga photons, ay quanta, mga ano po, mga ions, maliliit po na mga particles of form of energy, may connection po sila sa kay Max Planck, 'di ba? Yung the wave, 'di ba yung radiation, hindi po, 'di ba yung radiation maliliit po 'yan before po sila nakapunta dito sa Earth, 'di ba? It takes 8 minutes
Diba, it takes 8 minutes yung light from the sun papunta dito sa earth. Makalalabas ng 8 minutes, okay? Dapat po is maliliit po sila. Okay, we have Planck's quantum theory. We have different postulates. Apat po sila. The energy is not radiated or emitted continuously. Baka lalabas yung term na emitted. Kasi nakikita ko po ito sa ibang mga review materials. In small proportion in a form of energy packets called quanta. Yung sa kay quantum theory po, hindi po sila continuously na radiate or na emitted, pero yung keyword po dito is na-emit po siya in a small amount or small proportion called as quanta, na energy packets known as quanta. Next, radiation, when in the form of light, each particle is known as photon. Yung maliliit po na ito pong sa radiation, yung maliliit po na form of light, that is photon. Yun po yung kanina sa trivia natin. Diba? Yung form of light, photon po sila. Napakaliit po nila. Photons are energy particles of small proportion sa light po. Kapag light yung tanungan, photon po siya. Actually, may connection po sila sa kay quanta, itong si photon. Pero kapag quanta po yung tanungan, energy packets po yan or maliliit po yan na packets. Okay, of energy. Pero it has connection po talaga sa photons. Pero ito pong si photons, more po siya sa light. The energy of photon or one quantum of energy, okay, same po sila, is directly proportional sa frequency po ng given na radiation. E is equals HB, where H is Planck's constant and V is the frequency of radiation. The total energy of radiation is represented as a whole number, multiple of energy of a moment of a quantum as HB, 2, 3. Listen everyone, baka itanong sa LED. Whole number. If ever itatanong sa LED dito na part at yung given po is 2HB, 3HB, 3.5HB or 4.0HB, yung except po talaga is yung letter C, 3.5HB. Hindi po siya whole number. But ano po itong si 4.0 kasi naka-0. Mas pipiliin mo po itong si 3.5 kasi hindi po siya whole number. May point po siya. Kahit ito pong si 4.0 may zero po, may point po siya, but it could be 4. It could be read as 4. Okay? Yung if ever po lalabas po yun, pag mga tanong po is whole number, yun po yung gagawin nyo. Mag-a-add one out po kayo at i-ex nyo na po yung mga almost the same. Okay? Yung mali po talaga dun is yung 3.5. Next, we have the black body. Itong si Max Planck. Lumalabas po itong black body, everyone. Sa LET. Okay, naka number 30 na. Wala pa, sir or ma'am, Winter Willow. A black body is a body or object that absorbs all the radiation falling to it. An ideal black body absorbs and emits radiation of all frequency. The emission of the electromagnetic radiation from black body. The frequency variation of emitted radiation from black body is described by Planck's law. Familiar po ba kayo, 'di ba, yung universe, there are different ano? Nakalimutan ko po kasi yung term. We have different ano, different galaxies. Then we have the black body that is moving. Na kapag nag-move na po siya diyan, i-absorb niya po yung ibang mga radiation. For example, yung ibang mga stars, yung ibang planets, kukunin niya po hanggang magiging black na po siya in total. This is the application po ni Max Planck or sa kanyang law. Okay, yung black body. Next, we also have Albert Einstein. I-double time ko lamang po. Kasi 8 na. Noong 1915, we have the general theory of relativity that holds that what we perceive about force of gravity. Okay, si Lolo Albert. Very thankful po tayo. Arise from the curvature of space and time. Ito po kasi si Albert Einstein naniniwala po siya na meron po tayong mga time machine, di ba? We have time dilation, we have the time paradox. So, if goods na po yung time or enough na po yung time one day, siguro makakapag-invent na po yung tao ng time machine at i-apply niya po yung mga theory ni Albert Einstein. The scientists propose that objects such as the sun and the earth change in geometry. Diba?
according to him, yung mga objects po sa outside po, nakabalance po sila. Kapag nag-change po yung isa, I mean, yung mga planets, yung sun, yung different planet, kapag nag-change po sila in direction, meron po silang connection sa space and time. Kapag na-change po yung direction nila, it could be yung time mag-change din. For example, an observer can see a ball fall the same way on the rocket and on the Earth. This is due to the rocket's acceleration equals to gravity. Diba? Diba? Dito yun naman po na part. According sa isang observer, same daw po yung pag-fall ng ball at yung pag-fly ng rocket or the same way ng rocket. Kasi sa acceleration po na term, is kasi same po yung 9.8 meter per second squared, yung acceleration, diba? Ni Galileo Galilei. Same lamang po sila. It has something to do po sa general theory of relativity. In addition, we have the special theory po ni Albert Einstein. Tandaan nyo po yung keyword na special theory of relativity, yung all inertial reference frame. The speed of light is the same for an instance po, yung kahit saan ka po na direction, yung speed of light is same po according sa special theory of relativity. Dito po na part of all inertial transform. Kahit nagmo-move po sila with respect or different po sila na nag-move. We have also the twin paradox and the time dilation. Ito pong si twin paradox at si time dilation lumalabas po sila sa let, as in famous po sila. Time dilation, what the implication of Albert Einstein, yung kanyang meaning, when an object is moving very fast, yung time po is very slow, yung time po is more slowly. Okay, if grabe po yung pag-fast, yung grabe po yung yung movement po yung isang object, yung kanyang time po is nagiging slow. Okay? According po yan sa time dilation. Pero kapag very slow po yung object, of course, yung ano po, yung time po is nag-move pa rin po na normally. Okay? Then when it is rest. We have also the twin paradox. Ibig sabihin dito, yung twin paradox. Familiar po ba kayo sa twins na yung isa po is nag-stay po sa Earth, yung isa is naglumabas po sa outside the Earth, then doon po sa outside the Earth, mas ano po doon yung time, nagmo-move po doon slowly. Unlike po dito sa Earth, na mas mabilis po yung movement ng time. Kaya kapag bumalik na po yung twins po, kapag bumalik na po yung twin from the outside po, outside of the Earth surface, bumalik po siya, sorry, bumalik po siya dito, mas young po sa physically compare po sa kanyang earthbound sister na magiging old na po kasi mabilis po dito yung time sa Earth. Diba? Much better siguro if nandoon ka sa other ano, kung gusto mong mabilis ma-old, pumunta ka po sa outside the Earth surface. Parang ganun po. Diba? We have the implication po. Of time travel. I think one day po, yung question ta, B, neutrons, C, protons, D, photons. Last question. Okay, last. Dapat alam mo ito, and this is very easy, discrete amount of energy. 30. What is your answer number 30, everyone? Hindi ko po makita. 30. Ako, nandiyan si Sir Spidey. Okay. Tama po. 30, letter A. Okay. That is the last part po. 30, letter A. Tandaan, discrete amount of energy for quanta. Kapag yung light po yung tinutukoy, yung light po sa photons po yun. Okay? Photons po yun. Okay, that is the last part po. Tandaan nyo po, according kay Thomas Alva Edison, siya po yung nag-imbento ng light bulb. Lumalabas po ito sa LED, yung light bulb.
tandaan niyo po si Thomas Alva Edison. According to him, yung isang genius po ay 10%, yung isang genius po ay mayroong 10% na inspiration sa kanyang buhay. Pero kailangan po talaga natin ng 90% na perspiration or effort. Kayo po, nakukuha po ng let po sa September 24. Lahat po tayo ay may inspiration sa buhay. Pero hindi po enough na inspiration lang. Kailangan po natin ng sweat. Kailangan po natin mag-work hard. 90% po yung need natin para po tayo papasa or magtatapos sa let. As in, ito po yung talagang, kasi after po yung let, nag-message po ako sa teacher ko, yung favorite teacher ko po noong high school. Siya po yung reason bakit nag-science teacher po ako. Sinabihan ko po siya na, "Sir, mataas po yung rating ko. Salamat po talaga. It is because of you." Sabi niya, ito po yung reply niya talaga sa akin. "Genius is 10% inspiration at 90% perspiration." Ibig sabihin, kasi siya po yung pinaka-inspiration ko yung sa bakit na science major ako. So sabi niya, hindi daw po enough yung inspiration niya. Of course, given na po dyan na inspired po ako sa kanya. But nagkaroon po ako ng mataas na rating because of my hard work daw po. At nagpursige po talaga ako na nag-study. Yun po yung sinabi niya sa akin. At hopefully, may nag-get po kayo this afternoon evening. I am very happy na nag-stay po kayo at sana marami pa po tayong pag-aaralan. Next ko na po kasi meron na po ako mga final coaching, pero yung if I have time po, magdi-discuss po ako, magra-run through na po ako. Kumbaga, focus na po talaga sa question, hindi na po ako maglalagay ng super explanation, question, kasi mas much better po na marami po kayong ma-absorb ngayon ng mga items po, or especially the actual board exam items before po kayo sasalang sa September 24. If may time po ako, gagawa po ako ulit like 50 items na wala na pong rationalization, move para yung gagawin niyo po is jot down po kayo at ipapasok nyo na po sa inyong brain. Salamat po everyone. I hope napapasa talaga kayo. I hope and pray napapasa talaga kayo at mayroon po talagang may mag-top. Hopefully. Amen, Lord. Okay, ingat po ang lahat. Ako na po ito. Magbaback na po ako at keep studying po. I am proud po ako sa inyong lahat. Ingat po. Sana. Laban, everyone. Fighting. Okay, sige.